Members, kayo po ay adyesta, tama? O ano ebe? Ano ebe na 1 October taong 2019 at you only have 75 days before Christmas. Ngayon pa lang dito sa ating forum eh, nakamon Pasko na. Pinagos ko pa lang sa kailan natin. Hello. Wala na ating Christmas party dito sa atin. Mahina. Well, nako. Star-star-star na yung gabi. Ay, may umaga sa ating forum. At ang unang-unang mga guest natin ka sa aking kanan ngayon, si Congressman RICO GERON ng AGAP PARTYLIST. Kong, bali muna sa ating mga kasamahan sa Broadcasters Forum. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway magkaroon ng fruitful na discussion na mag-usapan natin ngayon. At napag-usapan po natin ay is the government doing right dito sa programa natin, ang problema natin sa ASF or African Swine Fever. At sa kanyang kanan, isang kababayan, ha? Itong mamang ito eh, 1980s pa nung ako'y dumating na Manila, Jose Malvar Villegas na ito. Ang dami nilang patay. Siya nagsimula ng mga kampanya sa crime, corruption noong araw. Itong mga nagsilabasan ng mga iba-ibang mga grupo ay sumunod na lang. Kaya ito ni Jose Malvar Villegas, pero siya nandito for another purpose. Ito ni Jose Malvar Villegas, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Lakay. Tama ka. In the 80s pa lang, batang-bata ka pa nung una tayo nagkita. Yun ang mga bago dumating yung 1986 People's Revolution, magkakilala na tayo. And in 1983, after the assassination of the late Senator Ninoy Aquino, I re-established the Lobby ang Manggagawa, or LM, which is now the Labor Party Philippines. At tama ka, ha? Yung mga kasama kong found uli yung gawa, una-una ang Labor Party sa bansa, bukod sa akin, ay patay na lahat. Oh, we were 25 who re-established the Lapi ang Manggagawa, Onofre Guevara, yung kaibigan mo si Doning Villegas, yung pinsan mo, si Bukobo, si Angeles, kilala mo na si Ernie Angeles, si yung at iba pa, wala na sa mundo, ako na lang natitira. Hindi ito kataka-taka Lakay, kasi ang mother ko namatay ng 102. The last child of a national hero who died in 2011. Alam mo yung anak ni General Malvar, there were 11 of them. Lahat sila ay hanggang nakaabot ng lahat ay 90. Kaya nakikita mo, malaki itong tenga ko. Kaya wag lang ako tamaan ng bala. Ay baka ma-break ko pa ang record ng mother ko at 102. At you must remember, si Mahathir won a landslide victory in Malaysia at age 93. Yun lang ang masasabi ko. Ilan talo ka na yun? Mag-i-18 na ako. Mag-i-18 na ako. Ano? Pero nakakawalo pa rin. Natirig pa. Natirig pa. Sabi ko nga sa'yo, makakawalo pa rin. Okay. At kasama niya, sa aking kaliwa, veterano politiko. Nakabalik ka. Ha? Dati vice mayor ng San Antonio, Luisiya, at siya ngayon ang isa sa mga nasa likod ng pelikulang ewan kong ito ang mag titimon kay Manny Paquiao sa pagka-presidente. Ewan ko lang, ha? Jose, Kaka, Villegas,
Balagtas, actor director, former vice mayor. Maraming salamat, Kuya Lakay. Ito po, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po kami ni Attorney Villegas para sa pelikulang Malvar. Ang pelikulang muling magbibigay ng sigla sa halos sa nakahandusay ng industriya ng pelikulang Pilipino. Bakit kanyo? Nasabi ko yon. Kasi humahaginit na aksyon ang kasaysayan ni Malvar. Ito ang pumutol doon sa sinabi ni General Aguinaldo na lahat ng general ay sumuko na at kumampi sa mga Amerikano. Si Malvar ang nagsabi, ako ang pangpulong ayon. Ngayon kasi Batanggenyo, ang atas ng Pangulo ay hindi natin susundin at ang gagawin natin, hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang sa ulit patak ng dugo. Hindi po ba? Eh, ba't sumuko? Sumuko siya hindi dahil sa natakot. O hindi sumuko siya dahil sa mga Pilipinong sinunog. Sa mga Pilipino, sa mga barangay ng Batangas, sa bayan ng Batangas na sinunog. Yun ang dahilan kaya sa sumuko. Saka iba pa, yung pagiging taksil nating mga Pilipino. Lagi na walang kasaysayan tayo katulad nung Lapu-Lapu. Pilipino rin ang... Hindi po ba? Ginoong Lakay. Yung po ang mga pumatay din. Pilipino din. Itong mga buripasyo natin, tinraidor din. Itong si Naraluna, tinraidor din. Kaya sabi ko noon, bakit kaya ganito ang lahi natin? Totoo ba tayo lahi ng mga ulupong? Hindi ako naniniwalan, ganun tayo. Meron pa rin natitira na ang puso ay para sa masa, para sa bayan, tula ng ating minamahal na Attorney Villegas na aawardan bilang isang abogado ng masa, manananggol ng masa. Magandang umaga po sa inyo lahat. At marami po salamat, Kuya Lakay, at kami dalawa ay ginis mo sa pamamagitan ni Jonald Santos na ating kaibigan na siya ko rin po. Nung aking nagsusulat sa comics, si Jonald Santos din po ang editor ko. Marami po salamat sa umagang ito. Mamaya na konti magsasalagat sa kasama ng Jolat. Pagpupuyin mo natin sa pag-guest, si Kaalilo Tayag. Dito ko na. Sabi ko sa inyo, star-studded to ating, itong ating event ngayong umaga. Rep Cook naman to. Rep Cook. Ha? Sige, mamaya na konti. Kaalilo. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat kay Rolando Lakay, Gonzalo, Presidente ng National Press Club. Isa pong nangalan na mapabilang dito sa kanyang press forum. Okay. Alright, questions na tayo. Kay Kong RICO Heron muna ng AGAP Partylist. Ano bang masasabi mo Kong sa ginagawa ng ating pamahalaan sa problema ng ating mga mabubuhay, yung problema natin sa ASF. Is the government doing right? Tama ba sinagawa ng pera? Well, sa kasalukuyan ay may mga bagay na tama silang ginagawa pero hindi sapat. Sapagkat nakikita natin ang mabilis na pagkalat at epekto nito sa industriya ng pagbubuyan dahil talagang hindi nakokontrol. No? Kung sapat sana ang kanilang ginagawa, sinabi kong tama naman ang ginagawa dahil kaya lang ay hindi sapat sapagkat nakita ko naman sa DA because I attended once a meeting noong kanilang crisis management team
where a private sector is also involved, no? Yung ating mga malalaking pagbubuhay sa Pilipinas. Nakita ko naman yung pagod at hirap ng ginagawa ng DA. Kaya lang ay kulang sapagkat sa aking tingin, it's no longer, no, it's no longer within the DA para resolbahin ang suliranin ito. Sapagkat medyo nag-escalate na sa iba-ibang mga problema. Hindi na lamang yung sakit ang suliranin ngayon, kundi pati yung pag-restrict sa trade o movement ng produkto ay nagiging suliranin na rin. May problema sa sakit ng baboy at may problema na rin sa mga healthy pigs na hindi may pagbili. So pareho silang tinatamaan. Kung may baboy ka na may sakit, mamamatay yan, mawawala ang iyong puhunan. Kung may baboy ka na healthy at hindi mo maipagbili, mawawala rin ang iyong puhunan. So pareho lang ang tama sa kanila. Whether you have a healthy pig or a sick pig, ay malaki ang problema. Kaya yung mga rehiyon na hindi po tinatamaan ay napakabigat na rin ng problema sa kasalukuyan, lalo na yung mga backyard grazer na kulang sa puhunan. Kaya ang akin pong tingin dito ay it's no longer a problem na dapat ay DA ang magresulpa, kundi ito po ay dapat ay pinagtutulungan na ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Specifically, kung ano ang kulang, inabagay niyo mga ahensya dapat tuluturo dito. Pero gusto ko mo naman, specifically, ano pa talaga ang kulang? So, kung nagkukulang DA dito, ano ba dapat nakayusin? Halimbawa po, ang sinasabi kong suliranin doon sa mga healthy pigs na hindi maipagbili ay sapagkat ang iba't ibang local government units ay nagkaroon ng kani-kaniyang polisiya na hindi sila magpapapasok ng kani-kaniyang ng anumang baboy o produktong baboy sa kani-kanilang mga bayan. Halimbawa ay ang Visayas, Mindanao at kahit dito sa Luzon, yung iba-ibang probinsya ay nagkaroon ng kanya-kanyang ordinances na magbabawal sa pagpasok ng mga baboy, buhay man o patay, o I mean dress, o kaya naman ay mga processed meat. Ay kung magkagayon po, ay di nare-restrict natin ang trade at mako-confine lang ang baboy kung saan ito pinroduce, ay sino po bibili? Yun ho ang suliranin na sa aking tingin ay dapat pumasok na ang DILG upang i-manage ang sitwasyon at hindi magkanya-kanya ang bawat LGUs sa pagpapasya sapagkat everybody is in panic. Natatakot sila na ang kanilang industriya sa kanilang bayan ay mahawahan ng mga dumating na baboy kahit pa ito ay hindi naman nanggagaling sa mga affected areas. No? Yung bang tipong pag sinabing Luzon, ay buong Luzon ay may problema. Samantalang hindi naman. We can easily identify that a specific municipality in a specific province lamang ang tinatamaan. No? Pero lahat ng probinsya sa Luzon ay tinatamaan ng suliranin. So yun po ang sinasabi natin dito. At mahalaga. Mahalaga din na pumasok ang budget. Eh kasi doon po sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Para patayin ng gobyerno yung baboy mo, babayaran ka ng 3,000. Ay kung ang baboy mo inahin, at ang halaga niya ay 15,000, 18,000, ipapapatay mo ba yung baboy mo sa halagang 3,000 piso? Kung maaari, gawan mo ng paraan na ito ay mailibre, mailalaga ng hayop na papatayin. Dahil magkagayon, kapag ka ikaw ay farmer, at ang hayop mo, ang baboy mo ay tinamaan, then voluntarily isusurrender mo ito dahil makakakolekta ka at least kung ano yung puhunan mo doon sa iyong hayop. O sabihin natin, huwag na
mabawi talaga yung puhunan. Eh, pero yung 3,000, masyado pong malayo yun. No? It's not even the worth of the pig na iyong inalagaan. No? Eh, yun po yung biig, yung 3,000. Hindi ka pa makabili ng biig sa halagang 3,000 noong panahong kataasan ng presyo nito. At itong mga baboy na apektado ngayon ay mga biig na na-produce noong kataasan ng presyo. Kaya ang ating pong panawagan dito ay dapat dagdagan ng gobyerno yung halaga ng kanilang ino-offer sa mga farmer. At alam nyo ba, ang ino-offeran lang nila dyan ay yung mga farmer na ang halaga ay less than 20. Backyard. Ay pero yun bang 30? Hindi ba backyard yun? Yun bang 50? Hindi ba backyard yun? No? Ay kung ganun lang, kung ang halaga mo ay 50, tapos eh, nandun ka sa area na malapit sa may talagang tinamaan, kasama ka sa ground zero na tinatawag, obligado kang patayin yung iyong alaga at hindi ka babayaran kung ang alaga mo ay 50 ulo. Ay gano'ng kasakit po sa isang mag-aalaga. Na yung alaga mo ay hindi naman kumpirmado may sakit, nagkataon lang na ikaw ay malapit doon sa talagang nakumpirma nilang may sakit, but you have to kill your animal without any compensation kung ang bilang mo ay nasa 50 ulo. Ay ang may alaga po 50 ulo, sino po ito? Ito po yung mga pamilyang doon umaasa ng kanilang kabuhayan. Hindi pa po ito yung mga mayayaman. Ito po ay talagang ang kanilang pagkain, ang kanilang edukasyon, ang kanilang mga anak ay nakadepende sa alagang 50 ulo. No? Hindi pa po ito yung mga mayayamang nagme-may-ari ng farm. Kaya ang ating panawagan, isali kahit yung malalaki ang bilang doon sa ikinokompensate at itaas ang compensation per head. Kong, salamat at welcome natin din ang isang guest natin ngayong umaga. Aba, puro mga ano to, puro mga makakakilala, mga batang genyo. At mga telemesiya, ha? Si Dati Corusman, Nick Briones. Kong, umati muna kayo at siguro diretso na, nagtagal mo na yung aking tanong na sa ano ba ang pagkukulang natin? At mukhang kaya yan eh, lumalawak yung mga tinatamaan na mga lugar, probinsya. Itong ASF na ito, ang pinakulit dito sa may Batanga, ano, may bandang Bulacan na, at dami na. Sa Batanga Siyata, wala pang ano? Ha? Wala pa. Kong, magandang good morning. Good morning, good morning. Una, tama yung mga sinabi ni Kong Rico na talagang may kakulangan yung mga ibinabayad. Actually, hindi ibinabayad, inuutang. Dahil wala pa namang ibinibigay na pera ang gobyerno sa hanggang sa kasalukuyan. Yung 3,000 na rin ay pangako pa sa December mababayaran. Kung meron mang nabayaran ay galing sa pera ng industriya. Ibig sabihin, ang industriya ay nag-contribute, nagkambag-ambag at kung di ako nagkakamali, maabot na sa 12 million pesos ang nakulenta at yun ang ibinabayad doon sa mga naunang binayad doon sa mga naunang tinamaan. At yung ibang hindi naabot ng 12 million di utang at sa December papabayaran. Eh sino namang kayang tatamaan ng ASF na kaagad isusurrender o sasabihin doon sa gobyerno kung hindi naman sigurado yung bayad. Una, ulang na ulang. Tama yung sabi ni Congrigo. Eh yung hindi pa babayaran at utangan pa sa December pang bayad na siya nangyayari ngayon sa Pampanga at sa Bulacan. At marami pa doon, ang pangiramdam ng mga taga-Bulacan ay sila pinabayaran ng gobyerno. Lalo na yung mga sinasabi ni Kong Rico, 30 heads and above, tinatawag na commercial, dahil talagang totally walang tulong na natatanggap sa gobyerno. So, tama yung sinabi ni Kong Rico na
dapat taasan yung binibigay na 3,000 sa commercial, dapat 5,000. Wala nang bilang kung ilang bilang ng ulo, yun na 5,000 per rin. At bayaran agad. Meron sinasabing meron pondong 1 billion, pero nasaan yung 1 billion sinasabi na pondo para ibayad doon sa mga tinatamaan ng ISF? Bakit inuutang? Ibig sabihin, walang pondo. Tinanong ko yung kasamaan namin na siyang very active sa pag-coordinate sa ating Department of Agriculture. Wala pa raw binabayad ang Department of Agriculture. Utang pa. So, kung ganyan ang sistema, huwag tayong umasa na mapipigil ang pagkalat ng ASF. Kung mapapansin ninyo, from 1,000 nung unang araw, nung August 17, yan sa Rodriguez Rizal, yung inalo, pinatay. Then, September 30, ang report ng Department of Agriculture, 20,000 ang kinal or pinatay dahil doon sa ASF. Ibig sabihin, in one and a half months, 20 times ang ibinilis ng paglaki ng tinatamaan o pinapatay na baboy dahil sa ASF. 20 times. From 1,000 to 20,000 in 1.5 months. Kung yun ang trend na mangyayari, another 1.5 months, 400,000 na ang maaaring mapatay na baboy dahil sa ASF. Dahil hindi nga nakukontain at kumakalat. Kung another 1.5 months, aabot ng 8 million. So, ibig sabihin, in 3 months' time, aabot ng 8 million ang pwedeng mawalang baboy dito sa Luzon. Eh, hindi na yan Bulacan, Pampanga. Sigurado yan, aabot na ng Cavite, Quezon, Laguna at sa ibang probinsya. Ang alam ko, Nueva Ecija, meron na rin. So, madaling sabi eh, hindi sapat ang ginagawa ng ating gobyerno, ng pamahalaan, ng DA para masawata ang ating African Swine Fever. At ito ay ang epekto na ito, napakalaki. Hindi lang doon sa magbababoy, sa hanap buhay ng magbababoy, kundi pati sa hanap buhay ng magpapalay, magkukopra, lalo na sa mais, ngayon ang mais 14 pesos na per kilo. Ibig sabihin, dahil liliit ang demand, definitely babagsak ang presyo sa lahat ng mga agricultural products na ginagamit ng mga feed mill para ipakain sa baboy. So, marami na maapektuhan. Kasama na ang pagtaas ng presyo ng ibang bilihin kapag naubos ang baboy dito sa Luzon. At sigurado ang magtatamaan niya na yung ating mga usul. Kung tama ba yung ginagawa ng gobyerno na para panaparating sa atin na pag may tinamaan ng ASF na baboy, yung mga nasa radius na 1 kilometer ba yun, patay na lahat yung mga nakapaligid na mga baboy. Kasi yung sasabi, normal lang yan kasi ginagawa nga sa China nga eh. Mahigit sa milyon na. No? Mahigit milyon na ang mga pinapatay ng mga baboy doon. Okay lang. So, tama ba yung picture na pinapakita ng gobyerno? Yun yung pinapractice nila na 1 kilometer radius. Kung may tinamaan doon sa ground zero, 1 kilometer dito, yung sabihin sa lahat ng area, ay papatayin. At yan naman, merong exception yung sa ulit pag-uusap namin nung crisis committee sa Department of Agriculture na yung mga commercial farms na merong magandang biosecurity procedure na malamang ay hindi mapasok ng virus dahil napakahigpit ng biosecurity. Iyon, tetesen, after one week, pag tines mo, this week, let's say ngayon tinamaan, yung katabi, within 1 kilometer, itetes yan. After 1 week, itetes ulit.
pag hindi, pag yan ay negative, ay makakalabas yung baboy ng mga commercial farm. Pero yung backyard, definitely within 1 kilometer ay i-contain o papatayin. So yun ang pinapractice ngayon. Sa international protocol, pag po may ganyan, meron silang tinatawag na 1-7-10. Yung within 1 kilometer, papatayin lahat. No? Papatayin lahat, whether healthy or sick. Kasi po, yung healthy na tinatawag ay pinagdududahang kontaminado na kasi masyado sila malapit doon sa mga animal na napatunayang may sakit. So, ang kanilang decision doon to make sure na wala nang kakalat ay patayin ang lahat ng baboy within the 1 kilometer radius. At pag sinabing patayin, ay di po ay talagang ibabaon sa lupa. Pero dahil nga po sa uutangin ng compensation, napakaliit, ay yung may-ari ay gagawa ng paraan na maitakas yung baboy. No? Sabi ko nga, kung mayroon kang 50, tapos hindi ka babayaran, di ba? Eh di kung may ilabas mo yun, ay magkano ang halaga? At kung hindi mo naman may ilabas, ay magkano rin ang halagang mawawala doon sa may-ari. Kabuhayan na nila yan. And then, meron pong 7-10 protocol. Doon sa 7, within the 7-kilometer radius, yun hong mga hayop ay hindi naman papatayin, pero restricted ang trade. Hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng ipagbili. Uobserbahan muna for a certain period of time. Tapos yung 10-kilometer radius, yan po ay close monitoring. Kung wala bang magkakasakit, wala bang puputok na sakit doon sa nasasakupan ng 10-kilometer radius. I think, yun po ay napakagandang protocol. Sumasupply dahil hindi talaga naiipatupad ng mahigpit. Ano po? Dahil nga doon sa kompensasyon. O, mga kapatid, questions muna tungkol sa ASF at saka sa pagbubuhay. Bago tayo dumako sa Rebgum at saka sa pelikula ni Senator Manny Paquiao. Alan. Channel 4. Well, Alan. Gentlemen, Alan po from BTV. Sir, paano po ba yung tamang yung proper disposal ng mga nakal na baboy? Kasi may mga reported case sa barangay Bagong Silangan na yung mga nalipin roon every time na umuulan, umaangat, pati yung mga ginamit na mga pang-injection, mukhang, well, delikado talaga. Eh, palagay ko po yung prosesong yun ay alam na alam ng Department of Agriculture. Yan po ay ang ginagamit sa pagbabaon dahil pati naman yung pagpapatay ay dapat ay yung proper authority ang gagawa. Hindi po yan dapat ipinapaubaya sa local people o dun sa mga may-ari sapagkat kinakailangan ka nilang tiyakin na ang mga hayop ay papatayin at may ilibing ng maayos. So diyan po ay gumagamit ng mga heavy equipment para sa paghukay sapagkat mas green po yan eh. Maramihan, malakihan. No? Kaya, yun ang tama. Yun ang tamang proseso. No? Na dapat ay kanilang pinag-iingatan. Kung merong mga ganyang cases na pag-umulan ay lumalabas yung kanilang mga ibinaon ay may mali doon sa kanilang proseso at dapat ay may pananagutan yung mga taong naging responsable sa pagbabaon ng mga animals. Madagdag ko lang ba dahil? Kung si Noel Reyes ng Department of Agriculture mukhang ang binabalatan pa yung magbababoy at sinisisi. Kaya daw kumakalat yung magbababoy. Sino ba naman yung
gagawa ng kakalat yung sakit para mamatay yung iyong alaga, siguro may hindi gagawin yung mga magpapagod. Kaya pinupuslit, gaya na sinasabi namin, na kulang yung binabayad at inuutang pa. Ibig sabihin, hindi pa sigurado kung mababayaran. Kung ikaw yung mawawala ng patuition, mawawala ka ng kapital, eh, kung may tinamaan na ron, talagang umari, may takas mo yung iyong baboy. Dahil ang nakataya doon ay yung mismong kinabukasan o kakainin na iyong pamilya. So, ngayon, gusto ko lang ipaalam na ang epekto nito sa siya industriya napakalaki. Ang nalulugi na sa industriya ay ang nawawala na. Dati 125 pesos per kilo ang baboy sa buhay. Ngayon, 90 na lang. Merong 80, merong mababa pa. Lalo na sa Bulacan at Pampanga, merong below 80 pesos pa. Dito sa Cavite, Batangas, Laguna, mga 90 pesos per kilo ang buhay na baboy. Dagali sa 125. Pag kinumpute mo yan, nawawala na ang industriya ng mahigit 3 bilyon buwang-buwan. 3 bilyon buwang-buwan. Sipin ninyo yung epekto dahil sa pagbagsak ng presyo. At ang tama sa backyard, eh 65% niya backyard. So kung 3 million, 65%, more or less nasa 2 billion ang nawawala sa mga backyard grazers. Yun yung tinatamaan ng malaki, yung maliliit na magbababoy sa ating bansa. At yan, dahil titigil, siguradong titigil, hindi na mag-aalaga, yung susunod, pag nawala yung problema natin, magkakaroon ng malaking kakulangan ng baboy. At yun ang sinasabi ko, tataas ang presyo ng bilihin dahil ang baboy kulang, pupunta sa manok, stock, gulay, tataas ang bilihin sa lahat ng pamilya. Yun ang malaking epekto kapag hindi nagawa ng paraan agad. Ito yung yung titigil. Kung tuloy-tuloy na magkakaroon ng outbreak, gaya na sinasabi ko, in 3 months time, kapag hindi na-address ng tama ng ating gobyerno itong problemang ito, pwedeng umabot ng 8 milyong baboy ang patayin dahil dito sa ASF. Kaya kailangan maremedyo alagad. Unang-una nakikita namin, tamang pagpabaya at mabilis. Pangalawa, dapat itigil muna ang importation ng karning baboy. Sapagkat di yan ang galing. Wala naman tayo niyan eh. Di na-import natin yung sakit. At walang panggagalingan niyan, kundi yung mga ini-import na karne ng baboy at mga processed meat. So ang ating hiling, itigil kagad ang importation ng karneng baboy at mga meat products galing sa ibang bansa. Dahil kung tinatamaan na tayo, eh kahit may makontain ka, kung meron naman papasok, eh wala na katagusan niya. Yun ang unang dapat na maging dahilan ng pagtitigil ng pag-i-import ng karne. Pangalawa, dapat tulungan nila ang mga local farmers sapagkat bagsak na nga ang presyo dahil kulang sa demand, eh bakit sila gagamit ng imported para sa kanilang mga processed meat? Dapat ang kanilang tulungan muna ang Department of Agriculture, huwag mag-issue ng import permit para itong mga meat processor ay bumili ng baboy sa ating mga local na producer. So yun, itigil ang importasyon, magbigay ng tama sa hog farmers doon sa tinamaan, ang tamang presyo, hindi bababa sa 5,000 kada ulo at isama ang komersyal. Lahat dapat bayaran. Dahil yung commercial farm, kung iisipin nyo, kung itong buo restaurant na ito ay 10 kilometers, 10 hectares, yan ang farm ng mga commercial farm. Tinamaan yung isang nando sa sulong, eh sigurado yung nandito, bago i-dispatcha niya. So marami lang nakalabas galing sa kanyang farm at talamang yun ay meron na rin tama. So, yun ang mangyayari kung hindi voluntarily
magsusurrender ang ating mga hog raisers. At hindi mo naman masisisi yung ibang mga commercial farmers ng baboy, dati ho yan ay bakyan. Na after so many years na nag-aalaga, 10 years, 20 years, lumaki na siya. And then ngayon, siya ay flop. Mauubos yung kanyang kabuhayan. Pero kung ikaw kaya ay nasa tayo noon, sigurado, ipupuslit mo rin yung mga buhay pang baboy. At di yan, kaya hindi mapigil ng gobyerno ang paggalat ng iisip dito sa atin. Sapagkat mali, yung pinakamalaking ingredients or yung pinakamalaking dapat gawin para magpigil ng ESF ay wala. At yan yung pagbabayad ng tama at yung pagsasama sa commercial at pagbabayad ng mabilis. So yun lang ang aming request sa aming pamana. Thank you, Kong. Mayroon pa tayo questions tungkol sa issue na ito? Yes. Sige, UV de Guzman. Good morning po in behalf ng DWBL, EuroTV at Radyo Pilipinas. So lang po natin tanong kay Congressman, ang sabi po ng DA dun sa dati naming forum, eh nagkaroon daw po ng miscommunication. Kung ito po'y tama, kayo na lang po magsabi. Pangalawa, ang sabi po, yung ASF daw, hindi naman daw makakasama sa tao. Pero matindi yung pagpapapatay natin sa baboy. Sang-ayon ako sa sinabi ni Congressman, stop importation. Pangatlo, ano nga naman ang kabubuhay ng magbababoy? Kasi biktima rin ho kami, taga-Bulacan kami. Kung hindi ho maagapan at hindi po chine-check agad-agad ng concern sa DA. Sino po ba yung dapat natin lapitan? Mukhang hindi ho ito makakatulong kung hindi ho kayo pakikinggan, Congressman. Ayun niya, ang talagang dapat pag-reporta niyan yung munisipyo. Kasi yun yung nandun eh. Barangay Captain, mapunta doon sa veterinaryo ng munisipyo or municipal agriculturist. Yun ako yung kino-ordinate ng Department of Agriculture na dapat pagsabihan kung merong insidente ng ASF doon sa kanilang lugar. Ang problema nga lang, kaya hindi magre-report dahil nga po doon sa walang bayad, inuutang, napakaliit ng ipinabayad. Kaya yung nangyayari doon sa Pampanga, sabi ng aking kaibigan, yung baboy tinatapon sa irrigated lots, which means sa palaya na mayroong tubig. Eh definitely, yung tubig aagos yun. Kaya kung mapansin ninyo, halos lahat ng bayan sa Bulacan at Pampanga na may mga irrigation, pag tinaanan ng tubig, nadadali yung kanilang mga lugar, nagkakaroon ng ESF. At yan, ang mismong dahilan, yung hindi pagsusurrender, nakusa nung tinatamaan. Kung ako yung may commercial farm at tinamaan, 100% re-report ko agad eh. Kung babayaran, let's say kahit 5,000 man lang, yun man lang may mapapag-umpisahan ulit. Eh hindi eh. Walang binabayad doon sa commercial farm eh. Paano mo expecting magsusurrender or magre-report ang ating mga tinatamaan ng ASF? Ang ating panawagan sa DA ay i-compensate kung hindi man yung buong halaga ng hayop ay at least man lamang ay yung 70% ng halaga. Kasi iba-iba ang sizes niyan eh. Kung big yan, kung yan ay partner o kung inahin, kung ibibigay mo yung 70% ng halaga ng hayop na yon, palagay ko, wala nang magpupuslit eh. Kasi yun namang risk ng pagpupuslit ng hayop ay napakalaki din. Sapagkat there are chances na yan ay mahuli along the way at papatayin din ng walang kabayad-bayad. Kaya doon pala, ay epektibo na nilang kukulekta yung mga potential na carrier ng disease. Doon sa sinasabi nilang miscommunication, doon sa sinasabi nilang sinisisi nila ang mga racer na sila rin ang nagpupuslit, talagang nangyayari po yan dahil wala eh. Talagang push to the wall sila eh. Upang itakas yung hayop kasi wala naman silang matatanggap miskin ano. Mga ngako, nabibigyan ng 3,000, napakaliit na nga, ipapangako pa. O, kailan mo
pag mahahawakan yung pera, there are chances na makalimutan na rin niya. No? Kaya ang sinasabi natin, may sinasabi silang may 1 billion na budget, pero sabi kulang, o edi, pag naubos, edi sa kauli tayo maghanap. Ang mahalaga ngayon, yung maliit na portion na tinatamaan ay dapat na makompensate yung mga tinatamaan, ma-indemnify yung mga potential na may sakit upang huwag na itong kumala. Dahil kung ito na may makukontrol, palagay ko, hindi naman gagastos ng gayon kalaki. Pero habang hindi nila kinukontrol, ay talagang ang potential na iyan ay kumalat, ay nandyan. No, doon sa ating panawagan na itigil ang pag-import, alam niyo yung konsepto ng kung ikaw ay nagwawali sa inyong bahuran, no? Nililinis mo yung iyong bahuran dahil madumi, tapos yung kapitbahay mo ay kita mo doon itinatapon yung basura niya, ay ano nang iyong mararamdaman? Hindi ka, baka mabaril mo yung kapitbahay mo. Eh, hindi ka makakalinis kung ikay walis-kiwalis, samantalang itong iyong kapitbahay ay patuloy na nagtatapon sa bakuran mo. Pihong magagalit ka at baka mabaril mo ka. No? So yun din ho yung gusto nating makita. No? Kung gano'n tayo kaseryoso sa pagresolba ng problemang ito, aba, ay linisin muna natin at patigilin muna natin yung potential na magdadala ng sakit dito sa ating bansa. Kapag tamang hindi natin yung ginagawa, ay dituloy-tuloy ang risk na ating maaaring-aaring. Kung yung binabagay kong father na 70% maglamay ang mapayaran, magkano yun? Ang cost ng isang partner, hindi po yan bababang sa 10,000. Yan po ay nag-range ng 10,000 hanggang 12,000. Kung 70% yan, mga 7,000 hanggang 8,000. Sige, Honig, baka meron pang natigil na announcement. Kadaling lang ng ating General 7, pagpwede mo ulitin. Maradina. So, simple lang naman. Ang ginagawa ng Department of Agriculture ay kung gusto man nilang tumulong sa industriya, kulang na kulang. Una, yung pera. Hanggang ngayon, nag-start yung problema August 17. Ano na ngayon, October. Ilang buwan na. Wala pa silang, wala silang pondo na ibinabayad sa tinatamaan. At ang ginagawa, utang. Paano po, paano mangyayari na magsusurrender yung magbababoy? Eh, tatatlong libo na uutangin pa ang pagbabayad sa Pampanga ay sa December papabayaran. Malaking kaluhuhan. Para silang nalabas sa napakalaking problema na wala silang bala. Para bang gera na, labanang gera na, ay wala bang silang pinuputok dahil wala silang perang pinamimigay o binabayad. Kaya, makikita natin na malaking kalukuhan. Huwag tayong umasa na matitigil ang iisip kung ganyan ang sistema ang ginagawa ng Department of Agriculture. Dapat, bayaran ng tama, bayaran na ka, at nang mag-porsiging isurrender at patayin yung kanilang mga baboy na tinatamaan. Kung hindi, gaya ng sinasabi ko, pwede in 3 months time, naabot na 8 million na baboy sa trend na nangyayari. 20 times, 1.5 months, from 1,000 to 20,000, and then 20,000, let's say another 20 times, that's 400,000, another 1.5 months, and then another 1.5 months, by 8 million na yan. Yung 400,000 times 20, and that's 8 million. Kaya in 3 months time, sa trend na nangyayari, pwedeng abutin ng 8 million baboy ang makal kung ganyan ang gagawin ng Department of Agriculture. Yung hindi pagbabayad ng tama at yung pag-utang sa kanilang binabayaran na sa December pa. Inuulit ko, kung meron man silang naibayad, galing sa mga magbababoy, galing sa industriya, 12 million ang galing sa mga private stakeholders
ibinigay sa Department of Agriculture para ibayad. Sa ngayon, may utang silang 5.4 million. Sipin ninyo yan, kung wala ang private stakeholders, malinaw, wala pa palang mababayaran. Kaya, anong klaseng tulong o sistema ng Department of Agriculture na sa ginagawa nila? Kaya huwag tayong magtaka kung hindi mangyari na in 3 months time ay maging 8 million ang mapapatay ng baboy dito sa Luzon. At yun ang dapat, bayaran ng tama at bayaran agad. Pangalawa, itigil ang importasyon. Sapagkat ang ASF ay imported na sakit. Galing sa in-import na baboy, na karne ng baboy at processed meat. Ganun din, anong tawag dito, kailangan ay magkaroon ng itong ating mga alaga ng mga bakyan at saka komersyal dahil mapakalaki na ng nalulugi. Hindi lang ho yung tinatamaan. Ang tinatamaan ng entire industry. Ang sabi ko nga, sa loob na isang buwan, saka sa lukuyan, nasa 3 bilyon ang nawala na sa pagbababoy. So sa isang buwan yan, eh kung tatagal nito, talagang malulumpo ang mga mag-aalaga ng baboy. At kailangan ito ay ma-address agad. Kung hindi, malaki ho magiging problema natin sa pagkain, sa trabaho, at sa ating pagtaas ng bilihin. So yun know, kailangan ay itigil ang importation. Okay, thank you. Bago si Kong Rico, may lagbig pa. Gusto ko lang pagitin na yung ating pagkain, eh, baboy, pero ano, ASF free ito. Anong problema? Okay. Rico. Nais ko rin lang kung bigyan din eh, kung ano ba ang halaga ng industriya ng livestock sa Pilipinas. Ito po, livestock sa ating agricultural sector ang pangalawa sa pinakamalaking sektor, subsektor ng agrikultura. Ang una po dyan ay palay. Rice. Ang rice production ng Pilipinas ang number one sa sektor ng agrikultura. No? Ang sumunod na hudiyan ay ang swine industry o ang pagbababuyan. Sa rice production natin, sa rice sector, napakalaki po ng ginagastos ng ating gobyerno. Ano? Para i-develop at iyakin na nasusuportahan ang mga rice farmer. Sa industriya ng swine o pagbababuyan, wala po napakaliit ng budget na ginugugol ng pamahalaan pagdating sa development ng swine industry sa Pilipinas. Napakaliit po. It's not even 5%. Ano ho? At yun naman ang ating ipinananawagan sa kasalukuyan. Na sana, dahil merong crisis, aba, eh, baka naman pwede nilang laki-lakihan ngayon ang suporta dahil talagang nasa crisis ang industriya ng pagbababuyan na sunod na pinakamalaking sektor sa ilalim ng agrikultura. Tayo po ay nasa 400 billion ang worth sa buong sektor ng pagbababuyan. Hindi pa po natin sinasama dyan yung mga allied sektor. Katulad ng, of course, ang malaking produksyon ng mais ng bansa ay ginugugol para sa baboy sa pagkain nila. Ang palay, no? Ayan, nireklamo ng mga farmer, mas mahal pa ang dara kaysa sa bigas. O, ay kung wala nang bibili ng dara, may mura na ang bigas, mura pa rin ang dara. Kahit paano yung daraksana ay inaasahan ng ating mga farmer. No? At yung iba pang mga industriya na umaasa sa industriya ng pagbababuyan. Ano? Kaya talaga po ito ay isang napakalaking issue sa aking tingin ay kinakailangang magdeklara ng isang state of calamity
sa isang lalawigan o isang bayan na tinatamaan ito sapagkat katulad ng Bulacan, ito po ang lalawigan number one sa livestock. At ito ay tinatamaan, hindi ho kaya kailangan ideklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Bulacan upang ang mga tulong at suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay maifocus sa kanila upang piyakin na makukontrol ang sakit within Bulacan and within other provinces na maaaring tinatama. Dahil kung ang mga taga-Bulacan ay namumroblema, ay kami naman ho doon sa Batangas, and Batangas is the second biggest sa livestock, ay namumroblema din. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang problema sa livestock ay hindi lamang doon sa sakit. Apo? Namumroblema ang farmer dahil baka yung baboy niya ay magkasakit o nagkasakit at namatay. Pero namumroblema rin ang lahat ng hog farmer sa kasalukuyan dahil hindi mabili ang kanilang mga baboy. At sila'y patuloy na nalulugi. Ano? Dahil yung baboy niya habang hindi nabibili, araw-araw kumakain. At sa pagkain niyo na ating pinakakain, nang wala kang inaasahang baling, ay talaga po napakalaking kalugihan sa araw-araw ang tinatamasa ng mga naghalaga kahit pa walang sakit ang kanyang mga hayop. Kaya ang ating pong panawagan sa gobyerno, ang alam ko po ay ang presidente ay nag-create ng isang national task force where he is the chairman, pero ang vice chairman ay ang DA secretary. Ay pero parang wala pa po tayong naririnig doon sa kanilang mga hakbang. Palagay ko po, ito'y sa kamay na ng VA Secretary upang gumalaw at kumilos at pagsamasamahin ang iba't ibang ahensya. Dahil sabi ko nga, it's no longer a problem that can be controlled by the DA. It's a problem that should be addressed by the national government, hindi lamang ng DA, kundi pati ng iba-ibang ahensya. Okay. Okay. Oh, shift tayo sandali. Sa pag-issues. Okay. Alam mo, gusto ko lang sabihin na marami na sa pack-air tracer at sa ibang magbababoy dahil nga mahina ang demand. So wala na mapaglagyan ng baboy, yung kural, dahil yan eh, continuously dapat may na-alak, may na-binibenta. Kung mabagal ang pagbibenta, definitely wala ka nang mapagkulungan sa iyong barn. So, ang tendency ngayon, na nagiging problema, pagsak ng presyo, wala pang buyer, ang gusto na nga ng mga, ano, pag hindi pa kumilos ang Department of Agriculture, doon nadalahin sa kanila yung baboy. Ha? May tendency, dahil may init na ang ulo ng magbababoy, ay may tendency doon nadalahin at isurrender sa kanila yung baboy. Hindi ko alam paano nila tatanggapin pagka lahat ng magbababoy na hindi mapinta yung kanilang baboy ay dalahin sa kanila. At yan ay pwedeng mangyari dahil may init na ang ulo ng mga magbababoy sa nakikitang kaulangan ng tulong ng Department of Agriculture ng ating national government. Okay. Ngayon naman, nadawag tayo kay Bonimunan sa Tuyo ni Jose Malvar Villegas, apo ng isa ng mga hero, si General Miguel Malvar. No? Attorney, ang tanong ko sa inyo, ngayon lang ba may gagawin pelikula ang buhay ni General Malvar? Is this the first time? This is the first time ever na may isang pelikula tungkol sa buhay ng ating general na huling sumuko sa Amerikano. Siya po ang ama ng aking ina, na siyang ang ina ko naman ang bunsong anak na babae ni General Malvar. Ngayon,
maganda at related ang pinag-uusapan natin sa Philippine-American War. Itatanong ninyo kung ano ang relasyon nitong issue sa baboy sa Philippine-American War. Si Canilo, alam niya yan. Si Presidente mismo, during one of the State of the Nation address, ipinakita niya, Canilo, na kung paanong ibaon ang mga revolusyonaryo ng mga Amerikano in a mass grave. The 7th in Hulo and in the Balangiga Massacre. In the Balangiga Massacre, where in retaliation to their defeat under the forces of Malvar, na natalo niya ang mga Amerikano sa Balangiga, pinapatay ni General Brown ang 50,000 male population of the area of Balangiga, and they were all buried in a common grave like the mga baboy natin ngayon. Yan ang relasyon po ng baboy at saka ng Philippine-American War. Canilo, alam din po din ng Canilo kasi ito eh ang ating revolutionary government. Ganun din po ang ginawa nila sa Hulo. 200,000 Muslim revolutionaries ang pinapatay ng mga Amerikano sa Hulo at Lakay. Ang ginawa ng mga Amerikano, hindi lang ibinaon ang mga Muslim na kapatid natin sa common grave, pumatay pa rin ng mga baboy na isinama sa mga Muslim na kanilang kinakay at sabay-sabay na ibinaon sa common grave ang mga Muslim soldiers ni Malvar at mga pinatay nilang baboy. Bakit isinama ang baboy sa pagkatay sa ating mga sundalo ni Malvar? Sapagkat sabi nitong mga ulol na Amerikano, pagka inibing din daw nila ang baboy na kasama ang ating mga revolusyonaryo, tiyak na hindi pupunta sa langit itong mga Muslim. At inisundo pa nila ang reliyon. Ganyan kawalang ya, yung mga hayop na yan. Pag sila'y natatalo, ang ginagantihan ay civilian. Alam ni Canilo yan. Natatalo sila ng kapon, pinatay nila ang hapon sa Japan through an atomic bomb. Ganun din ang ginagawa nila sa Afghanistan, sa Syria, at sa iba pang mga kung saan sila'y natatalo, at saka sa Vietnam, Malay Massacre. Alam mo naman yan. Genocide, poisonous gas, and all of that. Yan ang hindi ko maintindihan na kung bakit dinidakila ng mga Pilipino ang Amerikano, ngunit yan ang pinakahayop sa kasaysayan ng daigdig. Gawa ng nakulam nila ang mga Pilipino. Gawa ng Hollywood, yung immorality, droga, pork barrel, at iba pang kasuklam-suklam na pamamaraan upang mabawi nila ang kultura at pagkatao ng ating pre-Spanish civilization na one of the most advanced civilization in the world even before the Spaniard came. Yan ang kaugnayan ng pagpapatay sa baboy sa Philippine-American War sabagkat ang ating karaman ay puro mga baboy. Hello, nung araw, lamang pa ako. Lamang pa ako. Anyway, welcome natin ang ating chairman of the board ng Liga, si Chairman Mike Abe, na kailan lang nag-birthday. Hindi pa napaparantang sa birthday. Anyway, pati ko na, Chairman. Pati ko na. Okay. Tawin natin kay Vice Mayor. Kaka, of all artists, bakit si Manny Paquiao ang napili niyo na sa lead role ni General Malvar? Una, si General Malvar, una, no? Bisaya ba? Hindi, Batanggenyo. Ala pagkagayon ka ng gayon, hindi tayo magkakaig eh. Alay, di ba? Una-una, bakit nagustuhan natin si Paquiao? Si Paquiao ay Bisaya,
Pero matuturuan maging Batanggenyo. Diba? Si Paquiao ay champion, ha? King, siya'y hero sa boxing. Si Malvar, hero naman bilang isang matapang na sundalo. Hero, pareho silang hero. So, ibig sabihin ito isa, buhay pag hero, isa patena, di ba? Bubuhayin natin si Malvar sa katauhan ni Paquiao sapagkat si Paquiao ay kamukha ni Malvar. Si Malvar ay 5'3", si Paquiao ay 5'6". Oh, 5'3 lang, si General Malvar. Pero ang talino at tapang, siguro 7'10". Si Paquiao ang tapang, ganun din, 7. Diba? Hindi mo matakot pag nasa ring na. Ang natatakot ay kalaban. Ang lalaki ng mga binumpok. Diba? Ang lalaki. Si Malvar, ganun din. Puro malalaki, Amerikano. Siya'y maliit lang. Pero ang kanyang pinatay ay 40,000 American. Kaya ang mga Amerikano, galit sa kanya. O yan ang Pilipino. Diba? Kaya si Paquiao at si Malvar ay mayroong isang denominator na magkamuka, magkapareha. Bilang boxing hero si Paquiao, pero sundalo hero ang ating Malvar naman. Yun po ang dahilan. Kaya namin pinili si Paquiao sa pa gusto ng ating producer, Attorney Jose Malvar Villegas. Ilalagdag ko niya na si Paquiao katulad ni Malvar, si Malvar naman pinakamaraming napatay na Amerikano. Ang problema lang, si General Malvar ay sumuko sa Amerikano. Ngayon, nung dumating na mga sundalong Amerikano at sila ang nag-colonize sa atin, ang isa doon ay napangasawa taga Bicol, Captain Jesse Pascal. Aywan ko kung tatala yun o ano, yun ang lolo ng misis ko. Kaya si Malvar sumuko sa Amerikano, ako naman sumuko sa Amerikana. Nakalaya na ang ating bansa sa kamay ng mga kamandag ng mga kolonismo, ngunit ako ay still under colonial rule. Yun ang irony niya. Of course, joke lang yun. Because my wife was vice chairman of the MTRCB during Ramos' time. At alam ni Kaka, Mrs. Cynthia Villegas abolished the bomba film in the history of our movie movie. At ang dami pong naging casualty doon ng mga kaibigan kong director sapagkat ako po ay naging kandidato ni ni Presidente Ramos sa pagka-senador at siyempre marami akong pinangungutangan loob ng mga direktor. Ay ako'y linalapitan kung bakit daw kinansel ni Mrs. yung kanilang mga pelikula. Isa na yon si Director Castillo, si Celso. Ay sabi ko naman sa kanya, paano naman hindi kakansel niyan? Ay yung movie mo eh, saging ni Pasig. Ay paano, at katulad nitong si Leo Martinez. Meron siyang pelikula, Batanggenyo at Kapitenyo. Ay kinansel din ang silensyo din ng misis ko. Ay bakit naman kabayan? Ay yun eh, Batanggenyo. Ikaw ay Batanggenyo, Kapitenyo. Ay ibig mo pala sabihin doon sa Batanggenyo, Kapitenyo, ay Batanggenyo, kabit ninyo. Ayun pala ang ibig sabihin mo. Ay siyempre si Sensorin yun. So, nakahinga sila lahat nung nawala na si Mrs. Villegas. Yun ang aking Mrs. na Amerikana. Masyadong stricto. Ala ang ibig sabihin ng Batanggenyo, Kapitenyo, mga ngabit. So yun po ang mga dahilan kung bakit namin kinuha si Paquiao. Sabi nga ng iba, bakit si Paquiao? Paano ba magdadialog yan? Sabi ko, si Paquiao, nung tanggapin yung pagiging anak ng Batanggenyo, di ba, ginawa siya ni Mandanas at saka ng mga board member, si Paquiao ay ginawang adopted son ng probinsya ng Batangas.
At nung siya'y magsalita, ang sabi niya'y ganire. Ala eh, ay salamat naman at ako'y kinuha niyo. Maging anak ng dalawigan. Eh, napakasarap. Ayun po. So, sa madali siyata, sa ngayon pala, nag-aaral na si Paquiao ng Batanggenyo. Kasi sasabihin niya lahat Batanggenyo na sa pelikula. Malvar! Ang leading lady po, ang inuna kasi ni attorney ng ating producer, eh si Paquiao muna. Nang makita ng pumirma na si Paquiao, kagabi, kayo isang gabi, ngayon pa lang kami maghahanap ng mga lahat ng casting. Ang una namin gusto sana si Judy Ann Santos. Hindi po pwede si Bella Padilla, hindi po pwede si Bea Alonso, hindi rin po pwede at si Lea Salonga, hindi rin sila nagsigura. Sa ngayon, naghahanap kami ng nakakasama. Sino gusto ni Paquiao? Boxing hero na si Manny Paquiao. Astal ba? Yun po. Alam niyo, matagal ko nang diniscuss ito kay Kanilo, kaya. Sapagkat, kasabay po niyang nakulog yung younger brother ko. Mag-classmate sila sa detention cell sa Krami. Noong tinatanong sa akin, bakit naman na sumama sa MBA yung younger brother mo? Kasi kaya nga nakasama ni Kanilo. Ay siyempre, dugo ni Malvar yun. Galit sa Amerikano. Ano mo bang sasamahan na revolusyon nyo kundi MBA? Yun lang naman na revolusyon sa Pilipinas eh. O hindi mo naman mapapawi ang kanyang pagnanais na ipaksak itong bulok na lipunan na hanggang ngayon ay bulok na ang ipinamana na lahi ni Kim Malvar ay nakakatakot. Kasi ayon po sa Philippine Mental Health Association, 50% ng Pilipino may tupa. Philippine Mental Health Association yan, ha? Natural, ang praning, buboto sa kapwa praning. Ha? So, alam mo, noong kapanahunan na kumandidato ako sa senador, sabi sa akin ni Secretary Benson, hindi ka uubra, masyado kang high-pro kumag-speech. Kasi yung mga nakikinig sa iyo, 50% niya may tama. Kaya hindi ka papakinggan ng mga yan. So sabi ko, ano bang gusto mong gawin ko? Ay magmukha ka na rin praning para makaboto ka. Alam mo, I had a very popular TV program sa Channel 9. Alam ni Gumari, Jube, The Police Hour. Everybody knows that. Every 11:30 to 1:30 at Channel 9. Yes. Ang aking katambal si Joji Antonio at saka si Lulu Pascual. Buhay pa pareho nung ito. Ngunit, ang katotohanan doon, ang nanonood lang sa akin yung may insomnia. Sapagkat hindi makatulog. Gawa ng 11:30 to 1:30 ay napakarami pa ng may insomnia sa Pilipinas. So napakarami kong fans club. Hindi ko akalain na yung palang may insomnia ay may amnesia rin. Kaya nung ibuboto ako sa senador, nakalimutan ang pangalan ko, linagay nila Police Hour. Sana ginaya ko na lang si Recto, linagay niya at Ibi. Sana ginaya ko na lang si Pangilinan, si Aron. Sana ginaya ko na rin si Usmeña, Escapo, o di kaya si Lapi, Leong Guerrero, o kaya si Gingoy Lastikman, o kaya si Erab Asum Salonga. Pero pag ginamit ko na Police Hour ang aking middle name, tiyak na mabubuhay si Malvar at babadukan ako. Hindi pa yan muna pala ang iyong middle name. Hindi na pala Malvar, kundi Police Hour. I-explain ko sa kanya, pasensya ka na lolo, sapagkat 50% na kinukuha kong putante ay may mga tama. Kaya si Leo Martinez, nagtayo daw siya ng partido, lakas ng may tama. At ipinagpapalagin niya yan sa buong bayan. Ay sabi ko, magkukwalisyon na rin tayo. Sapagkat ako ang chairman ng Labor Party Philippines, o labi ang magagawa dati,
Sinportal ko nga si Congressman Briones through my chairman in Lipa, si Jerry America, at ngayon yun ang Labor Party of the Philippines. Kaya sabi ko kay Leo Martinez, nagbabayan ko rin, magkukoalisyon tayo ng dalawa, Labor Party, Philippines, at saka Lakas ang Tama. Lakas ang Tama. At siguro manalalo tayo sa susunod. Okay, so yun ang ibig ko sabihin. Alam mo kung hindi ka mag-joke sa mga nangyayari sa Pilipinas, may stress ka. Sabagkat napakaraming nagpapakamatay ngayon. Alarming ang mga nai-stress kayo ng mga bata kasi na walang yaan ang mga nakatanda. Alam mo kung papatayin mo patulad ng baboy ang mga corrupt officials, hindi lang 8 million ang papatayin mo. Maniwala kayo sa akin. Yan po ang listahan ko bilang founder ng Citizens Crime Watch. Ako po ay 42 na po ang aming ipinadala sa death penalty po. Ako po nagdemanda sa Biscone Massacre, Angel Alquiza rape murder case, Francis Iscar rape murder case, Umpin kidnapping and murder case, the 7-11 mass murder, 42 lahat dyan na ipabitay ng Citizens Crime Watch. Kaya ako'y nagpapasalamat kay Jolan na tinanghal nila ako sa samahang plan dahil na abogado ng basang Pilipino. Yeah. Atty. Para sa amin, para sa mga millennial naman, kaya namin, di ba? Ano ang saan natin sa pelikula, Atty.? Ano ang mga highlights? Siguradong marami kayo lalabas doon na hindi alam ng mga kabataan. Ano ang limbawa yung mga highlights doon sa pelikula? Unang-una, sabi ko kay Jobe, katulad na kay Kanilo, may role kayo lahat sa Malvar Film. Mabili na kayo kung sino general kayo. Sa daming general eh! I am about 50 generals na itinayo ni Malvar. Ito si Jobe, pwede siyang maging General Teresa Magbanwa. Or Panay. Pwede ito. Pwede ito. Si Kanilo ay siya nang bahala umilig. Kung sinong general siya. Siguro siya magiging General Basiano Rizal na pinakamaraming napatay na Amerikano. Basiano Rizal na kanang kamay ni Malvar during the 6 months siege of Calamba where so many Americans and Filipino died in that 6 months war. Makikita for the first time ang isang gera na sinimulan na katulad ng Vietnam War na hindi na ipalabas. Sabagkat ang lahat na naging presidente ng Pilipinas ay tuta ng Amerikano. They refuse to have this film shown. Alam po ba ninyo, nag-publish kami ni Governor Mandanas ng libro, General Malvar and the 1896 Revolution. Biglang naubos. Ako ay nagtataka, although it was profitable by from us to have all the books immediately consumed in all the bookstore. Yung pala, Amerikano. Binili na lahat ng Amerikano at sinunog. Yan, ganyan kawalan yan, mga hayo na yan. So ngayon, makakaganti na rin ang mundo. Kaya malayo pa, kinukontrata na ako ng Middle East. Sabagat ganit na ganit sila sa Amerikano. Kaya ako, one of the reason why Pacquiao will be general, because Pacquiao will break the record of hello and goodbye. Sabagat yun eh, huli ko lang ng mga praning. Pero nagpamperwan hanggang 1 billion ang kinita. Ito naman ay historical notes that many more will see this bill. Not only here, but all over the world. Okay. Ah. Okay. Si Mel Chavez. Senador. 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 Ang sinasabi mo ni Chairman, dahil ang tanong ni Lakay, Milinyan. Yung mga Milinyan, eh, para ko sa kalaban ng ating mga kalamahan, ay
pagkakaroon na ng COVID at manonood ang ating mga estudyante, 17 million na mga estudyante ng pampubliko ang trahong manonood dito sa nasabing pelikula ni Malvar na pamuna po ni Miguel. Kaya para sa malaman natin na malalaman na ng ating mga kababayan na yung pong ginawa ni Malvar ay talagang sinensor ng ating mga nasa gobyerno noon hanggang ngayon. Mabuti kaya kahit na mapalay ang alam naman natin na si Liko ay lumalaban para sa Amerikano, kaya nabuhay ang pelikulang ito na parang sa kagalingan ng ating mong bayan ng Pilipina. Okay. Thank you, sir. Sir Mike. Next, kung saan napunta si kabayan, Nick. Medyo listen mo natin sandali, ha? Dito sa seryoso muna. Kasi pagka nalasot tayo ng baboy, hindi ay mapanood ang pelikula ni kabayan Malvar. Kasi ko sabi ni Mel Chavez, 17 million Pilipino, di ba? Mga kabataan. Eh sana hindi malaso ng baboy. Pero wala namang laso, di ba? Anyway, congressman, kaya gusto ko siya nga dahil lumalala yung problema. Kahit na, hindi naman pinagtatakpan, kahit anong gawin namin sabihin niya na huwag talang kahit ito, lumalabas. Alam ko masakit sa inyo yung nangyari niya dahil African Swine Fever ito, pero ewan, 75 or 77 days na lang Christmas na. Usually, itong ganito mga panahon, may hamon na. E paano tayo bibili ng hamon? May takot yung tao. Diba? Yun ang malaking problema. So, anong plano nyo? Kasi itong Department of Agriculture, eh, hanggang monitoring lang. Paano mariresolva? May pag-asa ba na before Christmas, ang mga Pilipino ay may hikayat na kumain ulit ng baboy? Or bumili ng karne baboy? So tingin ko naman, wag lang magkaroon ulit na tuloy-tuloy na outbreak, ha? Pero sa nangyayari, mukhang magtutuloy-tuloy, kaya yun ang malaking problema. Pero ang pakiusap namin sana sa mga taga-media, kung pwede, huwag naman nating kuhanan yung mga baboy na yung bang binabo, patay. Kasi doon medyo yung tao na kumain. Nariribaling, nadidiring kumain. Pero sa totoo naman, hindi naman talaga nakakahawa sa tao. At saka kung pwede, yung sa DCMM, palitan na yung advertisement na kailangan lutuin. Meron ba karne, kababoy, kay manok, kay isda na hindi niluluto bago kainin? Ba't kailangan pang lutuin mabuti? Di ba? Eh, common sense, lahat naman niluluto mabuti. So, para bang meron kang kinatatakuta, kaya kailangan mo sabihin, lutuin mabuti. So, dapat wala na no. At isa lang ang sabihin, safe to eat. Tweet yung ating pork, sabihin, ligtas kainin ang ating karning baboy. Yun lang, wala na yung may kasunod pa kailangan lutuin. At tanong ko naman, sino kumain yung hilaw? Di ba? So, common sense, hindi na dapat ba? Dahil parang nagkakaroon lang ng insinuation na may problema yung baboy. Wala naman problema dahil hindi nakakaawa sa tao yung African Swine Fever. Okay. Isa pa? Makasagot na po. Pwede. Okay, sige lang po. Tanong din puro sa sinasabi na hindi pala problema. Eh bakit nagkakaroon ng problema? Bakit nila tinatakot din ang tao? Eh hindi lang pala nakakahawa. Hindi kainin ang kainin ito. Magdandong itong anong lutuing mabuti. Di ba? Eh magkaka kaya ang kapagitan doon. Kaya siguro meron ganon. Bakit pipigilin mo, sasabihin mo pa yung ganun na lutuin mabuti? Tapos sinabi mo sa una, hindi masamang kainin. At nilagyan mo pa ng ganun. Di, ibig sabihin, meron silang nasa pagitan yung lugar na yun. Baka meron silang hindi natin masabing ano,
Magkano yan? Ulan. Salamat po. Yeah, mukhang ang intention naman, eh, para may iparating na ligtas yung karne ng baboy. Pero yun lang pagdidiin na katulad na sinasabi ni Secretary Duque, nalutuin mabuti. Eh, lahat naman ng karne, nilulutong mabuti bago kainin. Eh. Lahat ng kahit isda, baboy na kilawin. Eh, baboy naman, aking kilawin din, eh, di ba? So, kung meron niya lang kilawin, pwede natin kainin. Kaya lang, niya, ang aking pakiusap, pwede, huwag na natin kuhanan yung ano, dahil lang inyong pinahihirapan, ang ating pinahihirapan, yung mga backyard treasures, milyong backyard treasures, na bago sila nagkaroon ng puhuna, pag ibinenta ang baboy ngayon, wala nang bumibili, lugi-lugi. Kawawa naman. So, alam mo ninyo, kahit ito ako, yung backyard treasures, nag-umpisa ako 10-20 baboy, na hanggang sa ako'y nagkaroon ng piggery. Kaya yung sinasabi doon ako na hindi babayaran yung commercial farm. Paano yun? Nag-umpisa ang backyard, lumaki. Sa haba ng panahon, 20 years na nag-aalaga ng baboy. And then yun, tatamaan ng isang napakasamang ikangay kalamidad ito, disaster sa kanyang negosyo. Eh, hindi bibigyan ng tulong ng gobyerno. Yun ang isang malaking kalukuhan. Matagal ko na sinasabi doon sa Crisis Committee ng Department of Agriculture, ayaw nilang makinig. At ang gusto, yun lang bakyan, eh, wala namang pondong nilalabas. May 3,000 sinasabi, inuutang pa. Kaya, yun ang problema. Okay. Isang napahamon ko lang. Di kaya parang away na ito ng business group eh. Alam bakit? Bakit yung San Miguel Corporation, yung Rubina, ang laki ng negosyo nila. Actually, ang benta ng baboy nila. Bakit yung maliliit na alaga, yung alaga ng mga maliliit na tao lagi ang napapagkainitan? Kaya kayo biktima rito eh. Tingnan mo yung San Miguel Corporation, ang lakas ng kanilang bentahan ng baboy ah. Punta kayo sa supermarket, binipilahan nga yan eh. Tsaka yung Rubin, at tsaka yung mga negosyante. So di ba parang anti-poor, yung mga maliliit na nagbibigosyo, bugbog sarado. Pero yung mga malalaki, buhay na buhay, kontrolado nila yung mga ang merkado, lalo na yung mga supermarket, kanila lang ang binibili. Bakit gano'n? So, hindi ba dapat ang Department of Agriculture dito, dapat siya nagbabalansa rito? Ewan ko kung anong observation niya? Ganito po yan. Atin ang in-fairness to them, no? Yung mga malalaking hand-raiser, siya po naman inakasama natin sa mga pagpupulong na may kinalaman dito. At sila naman ay seryoso na masupok din talaga yung sakit. Dahil kahit po sa kasalukuyan, sila man ay apektado doon sa suliraning ito. No, hindi na lamang marahil doon sa mga meat nila dahil siyempre ang tingin ng consumer sa kasalukuyan ipupunta sa mga tindahang sila'y confident o safe. Kasi yung kanila air condition, talagang kumbaga ang projection nila'y may quality yung kanilang meat, kaya nakakabenta sila. Pero sa katotohanan, sila'y apektado sapagkat wala namang pinipiling komersyal o backyard yung sakit. Pag sila'y tinamaan dyan sa isang lugar, abay, bilyon po ang halaga niyan. Kaya sila'y at risk. At sila po ay nagbebenta rin ng mga buhay sa mga maliliit na magtitinda. No? Doon sa ating mga palengke, nagbebenta rin po sila. At itong ating mga palengke ngayon ay bumagsak ang benta dahil sa ang karaniwang mamimili ay talagang medyo nag-reduce ng kanilang pagbili. At kahit po doon sa Bing, no, dati ang mga taga-Batangas ay namimili po ng Bing sa mga yan. Pero ngayon, hindi po makabili dahil sa, of course, bakit ka mabibili ng Bing sa kasalukuyan kung alam mong walang katapusan ang suliraning ito? So, wala rin silang mapagdalhan ng kanilang mga bihing. Kaya po, hindi po natin ma-isolate na ang mga maliliit lang, maaaring ang pinaka-apektado yung maliliit sapagkat kabuhayan nila ito eh. Pero itong mga malalaking korporasyon, negosyo lang ito eh. At marami pa silang ibang negosyo. Pero itong mga backyard raiser, eh talaga po ito ang kanilang
hanap buhay at walang iba. Kaya mas matindi ang tama sa kanila at yun po naman ang ating tuwiran talagang sinasabi na tingnan ninyo ang sitwasyon ng mga maliliit na magpupuloy. So sa ngayon, magkano na yung nalulugi? Magkano na more or less? Kasi mga parang tumas ng pinag-usapan nito eh. Congressman, tsaka yung ilang manggagawa, ilang workers ang nawala ng hanap buhay matapos magsimula o mag-start itong crisis. Base nga sa computation natin, kung ang presyo dati 125 pesos bago nagkaroon ng ASF per kilo, yung light, ngayon 90 na natin. So, 35 pesos. Pag kinumpit mo yan ng 100 kilos per bawat ulo, pwede nasa 3,500 na. Ang nawawala, kada ulo ng baboy. Eh ang binibentang baboy sa isang buwan ay 1 million. So, 3.5 billion ang nawawala na sa industriya. At 65% diyan bakyan. Yun ang sinasabi natin. Na 2 billion na nawawala ng pera ay yung mga bakyan grazers, 65%. At hindi ito katulad na ibang negosyante na pagka nalugi, eh meron uling kapital ito. Pagka nalugi at nawala ng kapital, wala nang magkukuha na. Kaya titigil. At pag ito'y tumigil, definitely yung sinasabi ko, magkakaroon ng shortage ng supply ng baboy sa Pilipinas. So nawala na ng hanap buhay, nawala ng mga trabaho, mawawala ng data sa presyo ng bilihin dahil kukulang ang supply ng baboy pagdating ng araw dahil hindi agad makaka-recover. Ang baboy, pag ipinanganak mo, bago mo maibenta, 6 na buwan. Eh bago yan eh, nag-uumpisa sa inahin. So ang inahin, aalagaan mo ng 8 buwan bago mo pakastaan. Tapos panganganak after 4 months. 3 months, di 11 months. Then another 6 months bago mo makatay. So, ang cycle, ilan yun? 11 plus 6, that's 1 year and 5 months. Bakit yung cycle? Pagka nag-alis ng mga inahin, ang mga backyard grazers, definitely yung cycle, matagal ulit bago makarecover. At matagal na magkukulang ang ating baboy. Gaya na nangyayari ngayon sa China. Sa China ho ngayon, ang per kilo ng baboy sa buhay, ay 200 pesos para ng karne. That, kung dito 125, mataas na yung dati, sa kanila ngayon, 200 pesos per kilo ang buhay. So imagine ninyo kung magkano yung karne sa palengke. Eh kung 200 plus 70 pesos, 70 ho yung ano eh, ang dapat ipatong ng retailer kasama na yun sa mga trader. So 270, ang ating baboy, pwede dumating ang araw maging between 270 to 300 pesos per kilo, mahal pa sa baka. So yun yung sinasabi ko na linipat naman sa manok, isda, gulay, magtataas ang lahat ng bilihan. Ang isa kong nakakapagtaka dyan, ganito kataas ang presyo ng baboy ngayon sa China, ganyan kamahal, mas mahal kaysa baboy sa Pilipinas. Pero meron pong nakikitang karning baboy na nanggaling sa China. So ano ang ibig sabihin nun? Ano po ang ibig sabihin nun? Kung sa China ay napakamahal ng baboy, mas mahal kaysa sa Pilipinas, bakit may karni ng baboy from China na nakikita sa Binondo? Iyan ho yung mga baboy na dapat ikal dahil sa suspected na tama ng ASF. No? Yun yung mga pinapatay nila. No? Na sa halip na patayin at ibaon, ay di pinadala sa Pilipinas. Yan ay bawal sa Pilipinas kung tutubusin. Pero bakit nangyayari? Bakit nakakalusog? No? So, may problema talaga sa importasyon.
no, naghahalo ang importasyon na legal at illegal. Hindi nila ma-isolate yung illegal. No? Alam naman natin na walang importasyon na illegal ng meat na hindi dadaan sa port. No? Hindi naman po yan katulad ng ibang produkto na kapag inismagil sa Pilipinas ay pwedeng inihulog na lang sa dagat at doon ay kinuha ng mga fisherman o ng kung sino mang kakontak nila para kumuha sa dagat. Ang mga meat and food product ay hindi po refrigerated yan at dadaan sa Bureau of Customs at isasaksak sa kuryente. Eh, paano nangyari yun? Na maliwanag na galing China, in the end, nakapasok sa merkado ng bansa. Sapagkat totoo po yan eh, sapagkat may nahuli. May nahuli doon sa binundok. Eh kung may nahuli, eh yung hindi nahuli. No? Kaya, talaga pong ang aming panawagan, i-stop muna kahit pagsamantala. Para lamang tayo ay makapaglinis ng ating bakuran. Pasensya na po. Hello. Pasensya na po kagat niya kung pagbigyan to sa aking upuan. Ako po si Nicanor Manny sana magagawang mamamayag din na naghahayag na sama ng loob sa nangyayari sa ating lipunan. At ako po ay bahagi ng IGPAW o Industrial Government Professional Agricultural and Allied Workers affiliated po sa Revolusyong Duterte for Missionary Government. At ang aming chairman po ay si Mr. Richard Tulutayag. Ang aking pong katanungan ay kayo po natin didiscuss yung talagang fundamental problems kung saan nakatumbok tayo sa importation, which is basically ang importation is has been in existence for more than 30 years. At ito ay isa sa mga talagang nagpapahirap sa atin. At ang laking kinabang naman dito ay hindi ang mga malalit na katulad ninyo, kung hindi, yung mga malalaking oligarchs, no? Na sila ang laking kinabang, especially sa mga loans and financial privileges coming from the national government. Lalo nga, panibawa, San Miguel Corporation, sabi nga kanina, ni kasamang abi, na ito yung mga malaking kumpanya nakikinabang eh. Yung mga maraming takumpanya, may 300,000, merong pang utang pa. Samantala kapag ang malaking kumpanya ang mag-ask for loan, immediately din ang kagad. So, ang tanong ko, kayong dalawa, Representative Rico, Geron, at Mr. Briones, no? Naging legislator din, no? Yung batas po natin, yung naghihirap sa ating batas ito, import liberalization, deregulation, taxation, etc. Matagal na po itong umihiral. Dapat po, ngayon, panahon na, na para sa inyong dalawa, bilang representative ng ating mamamayan, ay dapat to ay itigil na, bagaman alam natin na ang Kongreso ay yan ay avenue ng mga oligarchs. Maraming salamat po. Pasensya po kayo. Okay. Ang suliranin po natin ito ay, of course, hindi lamang naman natin tinitingnan sa punto ng mga nag-producer. Ano po? Kundi talaga pong ito ay binabalanse sa punto ng consumer. Ano? Well, yun yung sinisikap nilang ipakita na ito ay maging balanse. Sapagkat ang sinasabi nila, kung tayo daw na producer ng pork sa Pilipinas ay silang palagit papaburan, edi since ang production daw ay hindi sapat sa local market, magkakaroon ng problema sa supply
tataas ang presyo, at of course, alam na natin na ang consumer ay magre-reklamo. And that's what's happening with the rice. Diba? Kaya, sa dati, ang NFA ay kapag short ang ani, ay kagat-agat mag-aangkat ng barko-barko ng bigas to make sure that there will be enough rice in the market. Hindi para sa mga magsasakang partner ng palay, kundi ang tinitingnan ay ang consumer. At yun din ang pagtingin nila sa ibang commodity. Kaya parang, baga mang tayo, inagaan mo kayo na itigil ang importasyon. Eh nga, ikaw na rin ang may sabi na ang, alam mo yung nasa pamahalaan, eh hindi naman, tungkol din naman dyan ang partner. Ilan. Pero ba kayo initiative na nag-file kayo ng bill, but at least kung naman sa mag-file ng bill, dahil kung import ko din sa inyo, and any laws that address the effect, the interest of the mamamayan, ay meron ba kayong bill forward? Hindi po tayo nag-file ng bill dahil alam nating hindi ito lulusot. Because of our commitment, no? Ating commitment sa WTO. Ayun, malabo-malabo po yun eh. Suntok sa buwan. At kaya ang pera ng ano po? Kaya ang pera ng kongreso sila ito. Binabalansin po natin yan. Bagaman tayo na sa sektor ng produksyon, naiintindihan din natin ang demand ng mga consumer at alam natin ang mga bagay na pwede o hindi pwede. Sa ibang bagay, no? Katulad ng sa ngayon, ang hinihingi na lang natin ay yung temporary. Hindi ho natin hinihingi permanent. Sapagkat alam natin hindi mangyayari yun. Temporary stoppage sa importation habang may crisis. No? Habang may crisis para lang mabigyang daan na makahinga ang industriya ng pagbababuyan at of course mabawasan yung ating exposure sa risk ng pagkakasakit. Dahil sabi nga ni Kong Niki, ang sakit na yan ay imported sa Pilipinas at hindi yan dito nag-umpisa. Kaya kung patuloy tayong nag-i-import niyan, ay di po tayo nag-expose sa risk ng ating mga alaga. Okay. Alright. Hindi mo lang na may kanilo. Ano ang latest sa REBCO? So, magandang umaga po sa inyo lahat. At napakinggan niyo na crisis sa ENT, crisis sa industriya ng baboy, crisis sa musasan, crisis. Pero may crisis po tayo talaga sa ideolohiya. Pagkat tama ang sinasabi ni Senator Villegas na meron tayong 50% halos ang mga Pilipino may tama. Ang ibig sabihin po nito, may crisis sa ideolohiya. In other words, we do not have a national ideology that will unite us in terms of supreme and fundamental values ng ating pagtutuunan ng pansin. Kaya tayo nagdidebate on peripheral matters. At saka ang gobyerno natin ay hindi tumututok sa mga problema at nagbibigay lamang ng mga kagyat na mga lunas dito at hindi nagbibigay ng mga fundamental na kalutasan sa mga fundamental natin mga problema. Kaya lahat ng mga ito, mga kasama, ay mga argumento para sa Revolusyong Duterte for a revolutionary government. Ngayon po, purpose po ng pagpunta namin dito ay pahayag na ang Revolusyong Duterte for a revolutionary government ay sumusuporta sa isang kaso laban kay San Miguel Corporation na si Ramon Ang na ang Philippine government ay is losing 32 million pesos a year from toll fee collection ng South Luzon Expressway from Nichols to Calamba and became properties of the Philippine government by operation of the law. So, mabilis pong sasabihin ko sa inyo, on March 31, 1977, then President Marcos issued Presidential Decree 1113, granting statutory franchise to Construction and Development Corporation of the Philippines. And for the construction operation,
and maintenance of toll facilities in the North-South Luzon Expressways. Under PD113, the franchise shall be effective within 30 days from May 1, 1977 or until May 1, 2007. Section 9 of PD1113 likewise provides that upon termination of the franchise on May 1, 2007, the physical assets and facilities including improvements shall be transferred to the government of the Philippines by operation of law. Accordingly, in May 1, 2007, all assets of the PNCC, including the entire stretch of South Luzon Expressway from Nicos to Calamba, became properties of the Philippine government by operation of law. The fact was upheld by the Supreme Court in two cases, Strategic Alliance Development Corporation versus Radstock Securities Limited et al. And Francisco Jr. versus TRD, where the Supreme Court upheld that all assets, facilities of the NLEX and SLEX are automatically transferred to the Philippine government by operation of law upon expiration of the PNCC franchise. The Supreme Court went further and pronounced that the Philippine government owning this all facilities inevitably results to also owning the toll fees collected therefrom, which are considered public funds. It's sama ka tumit po. Yung dapat nabayaran ni Ramon Ang na 32 billion pesos sa ibibayad lang po siya ng 3.5 billion sa loob ng 5 taon. Sama ka tumit, sa loob ng 10 taon, 320 billion pesos po ang hindi na pupunta sa gobyerno at ultimately hindi na pupunta sa taong bayan ang magkakarga po ito. Sa kasabi nga ng mga matanggi nyo ay tayo ay kinitsa sa sariling mantika. Allah eh. Despite the pronouncement of the Supreme Court that the toll revenues from the part of the national government's general fund starting on May 1, 2007, South Luzon Tollway Corporation, subsidiary of San Miguel Corporation of Ramon Ang, continued to unlawfully appropriate 90% of the toll fees collected from its operation of the SLEX and only remits 10%. Kayong lahat po ng mga Southern Tagalog residents ay apektado dito sa operation ng SLEX na ito. Based on recent news reports, an average of 370,000 vehicles use SLEX on a daily basis, assuming all are class 1 and travel the entire stretch for a toll fee of 240 pesos. 240 pesos lang ha. Hindi na po natin na tinitinan yung mga truck at saka mga bus. That is a minimum estimate of 88,800,000 per day or at least 32,412,000,000 year toll fee collection which should have accrued to the Philippine government. However, upon inquiry with the Bureau of the Treasury from 2013-2017, SLTC only remitted 3,054,435,417. This arrangement is marred by corruption. If the toll fees collected from the operation of SLEX are public funds, then why does the Philippine government get only 3 million total for the past 5 years when the toll fees collected by the SLTC amount to approximately 32 billion a year? A lawyer filed a declaratory relief case against the SLTC questioning the financial arrangement to have 100% of the toll fee collected remitted to the Philippine government, docketed on civil case number RQD 1019-06597-CD, currently pending before the RTC France 215 of Quezon City. However, the Office of the Solicitor General seeks to dismiss the case for alleged lack of standing. So, malinaw po na... Magkano bale? Okay, meron po kaming... Magkano bale ang dapat na... Punta na sa gobyerno, nanawala. 32 billion pesos a year. Per year. Ito ba yung nakarating na kay Paolo Diyo? Si Jeff Martinez ay lalapit po dito. Pwede mo po nyo. At dito po ang legal counsel namin sa Revolusyong Duterte for a Revolutionary Government. Siya po ang, kung meron kayong mga iba pang mga katanungan na mga masasalimot na mga legal matters, ang amin po ang maganda ang siya susunod. Pero ang sakit ko po kay Lakay, 32 billion pesos a day, a month.
a year ang nawawala sa gobyerno. Reaction lang po. Bakit po nangyayari yun? Kasi may provided. Ang batas natin, lagi na, pinantay mo na, may provided pa yun, nakita na ng tao, dapat ka, patay na rin, patay, gano'n. Kaya, dapat ang batas natin, talagang turol at tukoy. At may ginawang mali, tulong, gano'n. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Jeff Martinez. Ako po yung abogado ng REBCO at yung si Attorney Victor Manuel na nag-file ng declaratory relief case dito sa Quezon City para questionin yung illegal na pagkuha ng South Luzon Tollway Corporation ng 90% ng collection ng toll fees dyan sa SLEX. Ngayon, kung si Director Kaka Balagtas ay naghahanap ng bagong malbar at naghahanap din naman ng pondo si Congressman GERON para maitapal dyan sa problema natin sa agrikultura. Ito po, pwede natin mapagkuha na ng pondo dahil po, pera po ng publiko ito. At kung tayo po, lahat ngayon ay mabibigyan ng pagkakataon ng maging bagong malbar. Kailangan lang po natin natugunan yung tawag ng pagkakataon at ipaglaban natin at questionin ang mali na ginagawa ngayon ng South Luzon Expressway. Sabi ko sa sumayon ito rin, 32 billion times, ilang taon? Since 2007 po eh. So, nasa almost 12 years na pong nangyayari yan. Oh, 12 years? 12 years. Yan, Lakay. Lakay. I want to add something to that. In 2012, Governor Mandaras and myself filed a petition for certiorari. Mandamus against the national government for the non-remittance of the national government of some 500 billion pesos to the local government units. These are collections from revenue earning offices of the government that were not remitted for several years. And these are collections from customs, from the Land Registration Commission, from LTO and the like. Nanalo po kami sa Supreme Court in 2018. Kami yung dalawa ni Governor Mandaras, nanalo po kami. Nag-file ng motion for reconsideration ang national government. Tinalo na naman namin ang national government. But then, the local government units will not only receive as a back era, 500 million pesos according to the Supreme Court kasi naganap po, ito nang naganap. And all local government units are now entitled to 1.4 trillion pesos. Bakit po kami nanalo laban sa national government? Sapagkat amin pong nakita na it was a violation of the Constitution of the Philippines which provides 40% for all local government units coming from offices that are revenue-making offices. So, beginning 2020, lahat ng local government units will now receive 3 times a bill maker. Ako ang gagastos. Ako ang gagastos, ako rin ang kikita. Ako ang gagastos. Lahat kayo lalabas. Nandiyan si Marcelo Estelvilar, nandiyan si Rizal, nandiyan si Cristiano Lopez Aina. During the propaganda movement, malaga ang mga role ninyo na mga journalists during the propaganda period. Ilan ang love interest ni Malvar? Hinahanapan pa ni ilan ang love interest? Hinahanapan pa ni Kaka kasi ang anak ng lolo ko is 13 pero iisa lang ang asawa kaya hinahanapan pa ni Kaka kung may mga sideline. Sabi ko ikaw na lang maghanap baka paduban ako ng mga kasi lahat ng mga pelikula Tony, nanalo ko lahat ng mga pelikula na life story ng mga
mga heroes. Lagi ano yun? Hindi lang isa ang babae. Ha? Si Magando nga, nakaibigan naman ni General Mike eh. Nakailang pelikula. Tatlong pelikula yata. Eh, ang dami babae. Every time na may bagong pelikula, may mga lumalabas ng mga bagong mga babae. So, tanong ko, Attorney Miguel, ilan ang love interest ng General Miguel Malvar? Alam mo, nung gagawin sana ito ni Senso at Castillo, wala siyang makita love light ng lolo mo. Kaya he decided to do my own film. Doon marami. So, ang nangyari noon, ginawa niya yung script, Dugong Bayani, Lahing Pilipino. Nung paglaban namin ni Kanilo Marcos, sinahuli ako, hindi ako nahuli, like Malvar, I came up with the counter-revolution also that time. Kami dalawa ni Libya led the people, revolution number 2, and all of that. Nagustuhan, pero more than that, nagustuhan ni Castillo na nung, kaya hindi ako mahuli-huli ng mga army ni Marcos gawa nagtatago ako sa nightclub. Kaya doon niya ginawa ang lahat ng eksena na kung saan ibang bundok ang pinagtataguan ko. So, but the trouble is, at that time, ang vice chairman ng MTRCB ay Mrs. Ko. Kaya hindi pa na ipapalabas. Nasa script pa lang, itinapo na ni Mrs. Villegas sa basura. Patanggenyo talaga. Patanggenyo kapitenyo. Nagpala sa inyo pala yun eh. Patanggenyo kapitenyo. Mr. President, naalala ko rin ito. Kasi si Manny Paquiao yung winner. Eh, di ba? Before naman naging matino si Manny Paquiao, marami rin na-involve sa kanya eh. Di ba? So, yung totoong buhay. Eh, si Manny Paquiao, nangaliwa rin yan eh. Ano ang magagawin eh? Di ba? Ang record naman, may anak nga yun sa... Mamaya na lang din pag-usapan yan eh. Di ba? Para, ilan eh. May mga ibang artista pang na-involve sa kanya. Eh siguro kasalanan man Mr. Villegas, kababayan ko ito, patanggay nyo. Eh ha, samahan nyo ng ano, third party. Nandiyan ang buhay ng mga, pag walang third party, wala. Siguro, Atty. Siguro. Ang suspect, kasi, ang suspect ni Kaka ay si Sulitan Rizal. Gawa ng kapartner ng lolo. Kaya kita, nakabagay. Yung Rizal. At napangasawa ng anak ni Sulitan Rizal. Eh anak ni Malvar. Kaya magpalaay sila ni Rizal. Another suspect. Magpalaay na isang ito tunay. Kasi yung anak ni Sulidad Rizal, babae, napakasawa ang anak ni General Malvar at Archie Cor na si Bernabe. Tunay na. Pag-Sulidad and Malvar were partners in his agricultural venture. So yun ang sinisilip na isang angulo na tiyak na papatukan ako ng misis ko. Pero ang isa pang angelo is yung William Vicencio family na nagbigay ng kauna-unang barko na kaya rin kami ng Navy fleet si Malvar. Yung William Vicencio na matandang talaga sa taal ng Illinois, ibinigay niya yung isang barko sa revolusyon. Pero yun naman eh, bahala na si Kaka mag-develop doon. Ayoko na mag-gali sa akin. Paano ko pala namatay si General Malvar? Sakit. Sakit? Oo. Sakit siya babae? Hindi. Malaria. Hindi. Sakit siya lang. Kidney. Lolo niya na pala. Hindi kasi, magpasa tayo ng kasaysayan. Lahat ang hari. Mabakla, maano, lahat ang hari. Ang libido, umuapaw. Wala, kahit yan. Lahat ng pinuro halo. Ganon, marami siyang nakatayo. Marami si Milya. Oo, marami. Kaya kumakapaw. Ito, Ani. Sige, tanong mo. Okay, pasensya na. Kay Attorney Martinez, tatanong ko lang, sir. Na-file nyo na mo ba ito o hindi pa? At kung ma-file po ba, may kasiguruhan kaya tayo na pansinin ng gobyerno? Kasi malaking ano to, collectibles. Pangalawang question ko kay Attorney Malvar Villegas. Sir, ito po ba ay full movie o indie film lang, Kaka? Full. Sa taon na shooting, isang taon na million production. Ayan. So, ano po ito talagang sa malalaking ano na tayo?
Okay. Attorney Villegas, for sure, ilang babae ba ang involved dito para sa iyong self-story? Self-story. Nung ginawa ni Senso at Castillo, ang inahit niyang mga katunggali ko sa nightclub ay si Aramina, si Po, si Sunshine Dison, at si Halili. Ang ginawa niyang Malvar Villegas ay si Dabao, si Ricky Dabao, at si Julina Magtanalo, Mrs. Villegas. But the trouble is, at that time, ang vice chairman ng MTRCB was my wife. So, nung pinakita ni Castillo sa misis ko, eh, hindi na binasa. Tinignan lang yung nandun ako hindi makita sa nightclub. Kaya hindi ako nahuli, tinapon na kagad sa basura. Opo, para masagot naman po yung tanong nyo, meron na po kaming final na kaso. Ang petitioner po ay si Attorney Victor Manuel na nakalagak po dyan sa Regional Trial Court Branch 215 ng Quezon City. Kung tatanungin naman po kami kung papansinin dito ng gobyerno, sa totoo po ay finarnish na namin ang Office of the Solicitor General ng kopya ng aming petisyon. Kini-question kung bakit pumapayag ang gobyerno natin na napupunta yung 90% ng toll fees dyan sa South Luzon Tollway Corporation. Kaya lang po, nung sumagot po yung solvent, ang sabi ko, wala po tayong karapatan on standing, legal standing, para questionin yung arrangement na yon dahil hindi tayo parte ng kontrata. So, kaya po kami ay nung lumapit po sa amin si Bishop Tayag na gusto niyang sumuporta sa aming kaso, eh natuwa po kami dahil baka po kung isa pong mass group yung magpapile para ma-consolidate dun sa petisyon ni Attorney Manuel, ay mabigyan naman po ng pansin at hindi sabihin ng solgent na wala tayong karapatang questionin yung pera ng gobyerno na kinukurakot ng pribadong korporasyon. Kumare, gusto kong idagdag yun. Gawa nung yung haka-haka na hindi pinapansin ng husgado itong mga people's cases like this. You must remember that I led the petitioner in the declaration of the Supreme Court that the pork barrel is unconstitutional. Ang po petitioner doon, together with the other petitioner, which gave ground for 5 senators to be prosecuted for plunders, and 25 congressmen are still facing grab cases based on the pork barrel because of the petition that I won in the Supreme Court in the declaration of dab and pinaw as unconstitutional. So pinapansin po yung panahusgado. That's the fact na yung po pagkapanalo namin ni Mandanas ng 1.4 trillion makira for the local government units, nag-file ng petition for reconsideration, it was reviewed by the Supreme Court. May pag-asa pa rin tayo sa husgado kung ito ay may highlight ninyo sa media. Siyempre. Tulong kami dyan. No, you can. The act of filing can be covered by media. Okay, bago tayo magtapos, bigyan na tayo pagkakataon si kapatid ni Jolan. Kasi kasama siya dito sa pelikula. No? Pero gustong mamagitin itong si Jolan. Ha? Bilang matagal na kaibigan ng mga Malvar. Apo. At bilang matagal na editor ni Kaka. Ha? Noong siya pa ay nag-comics pa, ikaw palang editor niya, Jolan Santos. Jolan, dito harap. Dito harap. Ganyan, ganyan. Pang minag-direct pa. Natawag ko akong pansin ang sa sinabi ni Bishop, yung sa ideolohiya. At tungkol din po sa lakas, yung puwersa ng pelikula sa lipunan ng Pilipino sa pagbibigay hugis at kamalayan sa mga tao. Kaya po ang aking tanong, may maaaring sabihing simple lamang, pero mayroon pong malakas na impluensya. Halimbawa po, ang tanong ko po yun ito eh, para kay Kaka, kay Direk Kaka Balagtas. Kasi po eh, magaling sa comics yan eh. Ang comics, kausap mo ang masa. Yan po ang sining na yan. Kaya kay Kaka ko tatanong, Kaka,
nakikita natin sa mga kabataan ngayon, mga nagdakong panahon, na ang iniidolo ay si Che Guevara. Makikita natin sa sumblero, Che Guevara. Makikita natin sa tricycle, Che Guevara. Makikita natin sa mga t-shirt, Che Guevara. Ngayon pa ang tanong ko, Kaka, magagawa mo po ba sa pamamagitan ng pelikulang Malvar na isang kapuri-puring proyekto sa industriya sa panahon ito na maimpluwensyahan ang mga kabataan na ang gawing idolo ay si Malvar? Siya ang gawing ilagay sa t-shirt, siya ang ilagay sa bilang icon ay si Malvar. Ang tanong ko po ay para kay Jose Kaka Balagtas, isa pong magaling na direktor na nakikipag-usap sa masa. Eh ako, iniisip ko rin kung anong itsura ni General Malvar eh. Kamukha ba ni Che Guevara? Ang sinasabi ni kapatid na Jolan, bakit nalagay si Che Guevara sa mga t-shirt, sa mga sombrero, sa tricycle, sa lahat na, samantalang si Malvar ang dapat ilagay dahil si Malvar ang founder ng guerrilla warfare. Si Malvar ang dapat nating kilalaning bayani na nag-iisa sapagkat sa iyong tumatayo yung mga giyera sa Vietnam, sa lahat ng giyera sa mundo, si Malvar ang ginaya. Si Malvar ang pasimuno ng guerrilla warfare. Kaya Malvar po lahat niya, mga Diolan. So, ang mga kabataan niya, para maibalik natin yung pagmamahal sa sariling kanya. Last point. Ito pala tsura ni Malvar, maliit lang eh. Kamukha nga ni Manny Paquiao. Ha? Paalam mo na si Forestman RICO, Heron. Kong! RICO! Para matutukan yung ating forum. Last shot. Party shot. Party shot. Tayo po ay nakikipusap sa media na matulungan tayo dito sa issue ito. Una ay doon sa mag-effort po sana tayong bumalik ang tiwala ng consumer sa pagbili ng karting baboy sapagkat dyan po talaga ang papahirap sa industriya. Hindi po masyado yung sakit. Kaya lang, siyempre ang root cause ng lahat ng ito yung sakit. No? Pero kung meron bang sakit at ang mga tao ay hindi natatakot sa pagbili na ginagarantiya naman ng mga expert sa health, sa kalusugan ng tao, na ito ay hindi makaka-apekto sa tao, no? Eh, hindi po masyadong lalaki ang suliranin ng industriya. Kaya kami po ay nakikiusap sa pangalan ng mga backyard racer, huwag na doon sa mga malalaki because I belong to a cooperative, the biggest agri-based cooperative in the country. Ako po ang namamahala doon sa lalawigan ng Batangas at ang mga miyembro po namin dito ay puro mga magbababoy. Napakababoy po talaga nila. No? At yun po ang ipinaglalaban natin ngayon, yung kanilang interest at yung kanilang kapakanan. Ano, dahil talagang ngayon sila'y umiiyak, sila'y talaga pong namumroblema dahil hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng ipapakain sa kanilang mga alaga at palagay ko po sa bandabandarian, hindi na rin nila alam kung saan sila kukuha sila mismo ng kanilang kakainin dahil nakadepende po ang kanilang kabuhayan at hanap buhay sa mga alaga nilang baboy. Ano? So maraming salamat po sa pagkakataon na naibigay para may bahagi sa inyo ang hinaing ng ating mga maliliit na magbububoy sa ating bansa. Maraming po salamat. Thank you, Kong. Anytime. Duwang ka lang dito kung mayroon kayong gusto mong parating sa ating mga kapatid sa media. Tuwing meron less, ito ating forum dito. Ha? At hopefully, nakakaya ka ba? Ha? Masarap ba? Masarap ba? Horseman, RICO, Heron. Okay. Party set naman kay Ka Nilo, Tayag. Ang party shot po ay nasa aming abogado si Jeff Martinez. Pero sa ngalan po ng Revolusyong Duterte for a revolutionary government,
taos-puso po kami sumusuporta sa pagpapalaganap ng pelikulang Miguel Malvar. Palakpakan po natin. Napapansin po natin na ang ating mga millennials ay wala pong alam sa Philippine history. Inalista ang Philippine history sa elementary at saka inalista rin sa high school. Ewan po kung anong nasa sa utak ng ating DepEd at saka ng ating CHED. Pero inaalis ang mga history subjects sa ating mga kurikula. Ngunit nakita naman ninyo, naging epekto ng General Antonio Luna. At ang tatanong ng mga millennials, bakit hindi tumatayo si Babini, si Apolinario Babini, doon sa pelikula. At marami po hindi nakakakilala kay Antonio Luna. At ganun din po dito ay ang papalaganap ng pelikulang Miguel Malvar ay makakatulong ng malaki sa pagmumulat ng ating mga kabataan. At ang problema po natin talaga ay hindi namumulat ang mga millennials natin. Kung hindi sila mulat sa ating kasaysayan, paano sila mamumulat dito sa kasong pinayon namin kay Ramon Ang, labi kay Ramon Ang, at saka sa South Luzon Super Highway. Ang mga katiwalian sa gobyerno. Kaya po binibigay ko ang parting shot sa ating attorney Jeff Martinez. As a parting message po, siguro kami ay magbibigay na lang ng hamon para sa ating mass media na sa mga issue po na ganito na tungkol sa katiwalaan at posible na nawawala sa gobyerno ng bilyon-bilyon halaga sa araw sa taon-taon at napupunta lang sa korupsyon o sa mga pribadong korporasyon, eh sana po ay bigyan natin ng pansin. Nang sa gayon po ay hindi naman po baliwalain din ng ilang sangay ng gobyerno ang mga ganitong kaso dahil hindi po natin alam kung anong nasa sa isip nila. Kami nga po ay nagtataka bakit ang Solicitor General mismo ay nagsasabi na wala tayong karapatan na questionin yung ganitong arrangement. Kung ang Solicitor General po ang unang-unang dapat nangangalaga ng karapatan ng gobyerno. At ito pong perang ito ay pera ng gobyerno na hindi po napupunta sa gobyerno kundi sa pribadong korporasyon. Kaya po kami ay humihingi din ng suporta para mapalaganap po ang impormasyon para po makakuha tayo ng suporta sa mga tao. At katulad po ni Bishop Nilo Tayag na sumusuporta sa ganitong kaso, at kami po ay magpapile ng panibagong petition para questionin ito, nang sa ganun po ay hindi po tayo binabaliwala lang ng ilang sangay ng gobyerno. Salamat po. Ang parting set naman na gusto kong ipaabot sa lahat ng nagsusulat sa ating mga kapatid na reporter, ulik-ligin natin uli, ibalik natin yung kultura ng pagpapahalaga sa mga tao na naging dahilan upang ang Pilipinas ay makaahon. Upang ang Pilipinas, balik natin, kamukha ni Malvar, ibalik natin doon ang pagkilala sa mga ibang kinilala na, pero nawala na yung kulturang ito Mula pa simula, Mahalika, paandugo natin, meron na tayong maraming kultura na nawala lahat. Bakit? Dahil nga paiba-iba ang ating mga pinuno, yung ating namumuno, paiba-iba ng mga sinasabi. Kamukha nyo, bakit mo nga alisin yung kultura ng pagpapakilala sa mga tao naging dahilan upang ang bansa Pilipinas ay makilala sa ibang bansa? Bakit inalis nila yun? Ito, sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan natin lahat, ibalik natin yung kultura na yun. Ibalik natin. Sabihin natin, ipaliwanag natin sa DepEd na dapat muling ilagay ang kurikulum ngayon ng pagkilala sa lahat ng mga taong dakila na dapat natin sinasapa. Ibig sabihin yung sinasapa na dapat natin kinikilala. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Vice Mayor. Naka, balagtas. Dami. Buti at tulad ng presidente ngayon na nilalagilang yung mga lokal ng mga bayanin natin. Di ba sa Bactan? Di ba
si Duterte nagsabi doon na, teka muna, bakit dito sumaktan? Mas malaki ang estatwa ni Magellan kaysa kay Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu, pinangalan sa isda, ng destino ay kawali. Di ba? Pagkatapos si Magellan pa ay may kanta. Si Lapu-Lapu pa may kanta? Wala. So, sabi niya, dapat ay lakihan ang monumento ni Lapu-Lapu kumpara kay Magellan na, of course, alam ng lahat na ang madulubig ay yung si Magellan at ang lumaban sa madulubig ay si Lapu-Lapu. Na ang naalala lang ng tao ay ulam. Di ba? Anyway, what is yan? Konti lang. General Jose Malvar Villegas. Konti lang, kuya. Isang lang kay kuya Gendolan. Alam mo. Para kay Gendolan siya ito. Hindi natin matatalo ang mga Kastila kung wala tayong very effective propaganda movement led by Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, and Graciano Lopezaina. Kaya sa Revolusyong Pilipino, napakahalaga ang mga writers. Propagandist. At wala akong naiisip na pwedeng kumatawan dito sa pelikula ni Malvar na mga writers and journalists kundi ang National Press Club sa pangungulo ni Lakay. Kaya yung tatanggapin ni Lakay, I would like to announce now and then that the portion of the propaganda movement of the revolution should be assigned to the National Press Club in coordination with KAKA, who is our movie director, and therefore the billing will be JMP Film Production in cooperation with the National Press Club. Okay. Natural, we all know that this will be a blockbuster. And as the producer of the film, I will surely donate a certain portion of the proceeds to the National Press Club. To all and sundry the nationalism and patriotism of our forebears. Okay. Kasi wala na pong pag-asa na ating isalin ito sa saling lahi. Kaya sapagkat ang saling lahi natin ay nanakulang na ng Amerikano. Kaya tayo ang inaasahan na saling lahi na imulat ang mga kabataan katulad nga ng nasabi ng ating Director General ng Katipunan Kontra sa Krimen at Korupsyon na si Mel Chavez, na ito ay ipalalabas sa all public schools. Meron na po kami simbahan ng Department of Education through the DepEd Employees National Union, na pagkatapos na ipalabas ito sa publiko, ipalalabas ito sa lahat ng public school free of charge, na walang babayaran ang mga kabataan natin upang mamulat ang kanilang mga mata sa katotohanan na hanggang ngayon ay itinatago ng ating dating mananako. Yan po ang ating masasabi at salamat dito kay Lakay sa pagkakataon may haya kung ano ang ating objective. Kaya tayo ay nagkakameron itong pelikulang ito sa pamamagitan ng popular na Manny Paquiao. Karagdagan po, dahil pinag-uusapan natin ang kultura at spiritualidad ng ating lahi, gusto ko po ibigay sa inyo ang ating pangusap mula kay Bishop Villarote. Palakpakan po natin. Siya po, pagpapakilala sa kanyang sarili tungkol sa kanilang mga organisasyon at kanilang mga advocacy. Ito po. Isang magandang tanghali po, umaga po. Sa lahat po ng mga media na nandito, ako po ay si Bishop Maximo L. Villarote ng Samahang Republika Rizal.
kami po ay nagtataguyod ng isang pambansang pananampalataya na patriotiko, nationalistiko, at matuwid para sa bayang ito. Kami na po ay nabanggit ng ating direktor ang kabayanihan ng isang dakilang bayani na si Miguel Malvar. Meron pong pananampalataya na dumadakila at pumupuri sa mga bayani ng lahi. Hindi po kami pumupuri sa mga santo na dala ng mga dayuhan, kundi ang pinupuri po ng aming samahan ay ang mga bayani mula kay Lapu-Lapu na nagtaguyod ng kalayaan ng bayang ito. Mga bayani na nagtataguyod, kailanman kami po'y nagsusulong ng isang pananampalataya kay Bathala upang ang mga bagay na nawala po sa bayan ito ay maibalik. Meron po kaming manifesto sa ating mahal na Pangulo na itindik niya ang isang patriotiko at isang nasyonalistikong pananampalataya. Our church is a revolutionary church. To say it. Dinadalangin po namin araw at gabi na makalaya ang bayan ito sa mga paniniwala na dala ng dayuhang relihiyon. Sapagkat ang ugat ng lahat ng ito ng kamalayan, ng pagkaalipin ng kamalayan, ang punot dulo ay ang relihiyon. Mali ang naituro dahil sa pag-conquer, dahil sa pangaalipin ng relihiyon yan, pati ang kaisipan at buong pagkatao, ang kaluluwa at diwa ng bayan ito ay naalipin. Kaya isinusulong po namin na sana makasama kami dito sa tinindik ng ating obispo Nilo, Tayag, na isang revolusyonaryo. Sapagkat kung ang isang revolusyonaryong pamahalaan upang ito'y magtagumpay, ay kailangan niya ng back-up ng isang revolusyonaryo rin namang simbahan na siyang uugat sa kasaysayan ng ating bansa. Sa katotohanan, natutuwa po kami doon sa pelikulang yan, sapagkat may isang pananampalataya na pinupuri ang kadakilaan ng mga bayani katulad ni Miguel Malvar ng ating bayani masal. Lahat po niya, purihin ang mga bayani na napuli sa dilim ng gabi. Sila ang nagbigay ng kalayaan ng bayan ito. Alam niyo, dalawa po ang uri ng kalayaan. Kalayaan sa espiritual. Hindi po magkakaroon ng kaganapan ang bayan ito kung walang kalayaan sa espiritual. Sapagkat ang isang babae, dalawa ang kanyang hinkaw. Hindi lamang po isa, dalawa. Ang nakamta na kalayaan lamang ng panahon ng ating mga bayani ay kalayaan sa material, sa pamamahala. Ngunit ang kalayaan ng kaluluwa ay hindi pa po nakakamit ng bayang ito. Hanggat nandito ang isang mapangalipin relihiyon at walang titindig laban dito, kailanman ay hindi makakamit ang ganap na kalayaan ng bayang ito. Wala pong kalayaan kung ang kaluluwa at diwa ng bayang ito ninakaw po ng relihiyon na yan. Ang diwa, napakalaking kayamanan po. Hindi po yung mga ginto ang kayamanan ang kinuha ng mga dayuhan, kundi yung ating identity. Yung pagkatao ng bayang ito, ang kanyang diwa at kaluluwa, inalis niya at pinalitan
ng mapang-alibing diwa, mapang-alibing kaluluwa. Inaamungkahi din po namin sa ating Pangulo na maskit palitan man lamang ang pangalan ng Pilipinas sa pangalang Luz de Minda. Ang Philippine flag po natin ay may tatlong bituin, sumasagisag ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isinusulong po namin sa mga framers ng konstitusyon na palitan ang pangalan ng Pilipinas at gawin itong Luz de Minda. Yan po ang tugma ng federalismo. 30 federal ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi po ng mga framers ng ating konstitusyon, ang federalismo daw po ay idea ng ating bayaning Dr. Roselsa. Ngunit hindi nila nakita at hindi inugat ang salita ng bayaning Rizal na kung kayo ay magtatayo at ang gagamitin ninyo ay ang bulok na sangkap, mababaliwala din ang pagtatayo nito. Ano po ibig sabihin nyo? Ang sistema dati ay bulok na. Palipas na yung sistema na yan. Palipas na ang pangalan ng Pilipinas. Dapat na siyang mapalitan. Bukod pa sa kasaysayan na ang pangalang Pilipinas ay nagkuha sa pangalan ng isang hari na hindi atin. Meron po tayo sariling Luz de Minda. Hindi po ba? In a very practical manner, pag pumunta ka po ng Bisaya, pag hinanap mo po, nasan po ang Tacloban, pumunta ka sa Bisaya. It is already spoken. Pag hinanap mo, nasan kaya ang Isabela, pumunta ka sa Luzon. It is being spoken. Galing sa ating diwa, inilalabas ng ating bibig ang pangalan niyan. Subalit hindi nga lamang siya makalaya dahil siya ay nalulukuban ng isang makapangyarihang salita na Pilipinas na mapang-alipin. Espiritu na mapang-alipin. Ngayon, pag pumunta ka po sa Davao, nasaan ba ang Davao? Nasaan ang Lanao? Hindi po ba sinasabi ng bibig ninyo pumunta ka sa Mindanao? So the three island represents already Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan po ang sinasabi ni Rizal na tamang federalismo kung magpe-federal. Alisin ang dati. Kasi ang buod po ng nangyayaring ito ay yung bulok na sistema. Yung system po ang siyang pinakaugat ng lahat ng yan. Marami pong salamat. Para may naputol yata na si Kaka kanina. Ano ka ba? Magsasabi dito. Ibalik lang po natin kay Jolan. Kasi sabi ni Jolan Santos. Jolan, sabi mo kanina, paano natin ilalapit ang kultura? Kultura. Dito sa pelikula ng Malvar. Kaya sinasabi mo kanina na hindi ba dapat ang ating maging t-shirt ay Malvar imbis na Che Guevara. Bakit? Dahil si Malvar kasi ang founder ng Guerrilla Warfare. Eh, sumuluntak sila sa atin eh. Sino dapat talaga? Si Malvar talaga ang dapat nakalagay sa t-shirt. At tama, itong pelikulang Malvar ang magbibigay magpabalik ng kultural inahangad. Ang kulturang inahangat ni Jonas Santos na makinala si Malvar at palitana si Jeff Guevara. Diba? Yung po ang kulturang siya. Eh dapat naman po talaga na yun ang gamitin natin t-shirt. Magpa-imprenta tayo na siyang limo t-shirt pamigay natin Malvar, founder of Guerrilla Warfare. Para makilala, ito pala talaga yung founder eh. Ginaya lang pala tayo. Ginaya lang si Malvar ng mga ibang bansa. Pa Vietnam, ginaya siya. Kung saan bansa, ginaya siya.
So ang talagang una, si Malvar, no? 1889. 89 po ba yun? Thank you po. Okay. Thank you, thank you. Salamat po rin. And good luck sa inyong pelikula. At sana ay marami sa amin si media, pwede yung kuning, ano tawag doon? Extra. Lahat. Extra charge. Ang problema ko yung itsura ko mukhang Koreano. Hindi ko alam kung paano ako magiging... Kaya na may copy ako. Pare, Castilla. Ha? Si Yumi. Castilla yan. Pwede Castilla yan. Ibitayin. Si... Milo. Ano yan? Pwedeng BSG. Si Mel. Ay, ito, mukhang Chinese to. Mukhang Chinese. Hindi, maraming in-check na kasama ito. Gawa lang nung na-exile si Malvar sa Hong Kong. It was there that he negotiated with the Hong Kong connection na makakuha uli ng maraming pare na inangkat niya at nagpatuloy sila ng revolusyon laban sa Kastila. Nanggaling lahat sa Hong Kong. So, marami tayong itching na kung pwede maging karakter dito because of the activities of the Hong Kong Junta which was the one running the revolution and Philippine-American War based in Hong Kong, headed by Kalikano Apasible. So, may connection ito sa Hong Kong. Kaya ito, pagka ating i-distribute sa China, 1.4 billion of Chinese is a market for this. Because may kaugnayan ito sa Hong Kong and Dr. Sun Yat-sen at that time. Okay, this ends our broadcasters forum today. And sa mga po ni Chairman Mike Abe at ang lahat ng mga officials natin sa Liga, we are inviting you again to join us next week sa simple edition ating broadcasters forum. Salamat po marami. At magandang tahanan po sa ating mga viewers sa ating Facebook, Asian Joint, Worldwide, all over the world na nakinig sa ating forum ngayong umaga. Ito rin. Okay, salamat! Matops! 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 Go. Okay na, sabi niyo. Pasahan mo ako. Okay. Compress lang tayo, compress lang po mga kapatid at yakipunan. Naririnig yan, naririnig yung sinasabi nyo. Kaya ano? Ha? Naririnig. Naka-live kayo. Nakikinig si Presidente sa inyo, nakikinig. Malvar muna! Ako si Malvar! Malvar! Ito po Malvar, tansa po!
Sige. Okay.